Amang makapangyarihan, pagkalooban mo po kami ng maliwanag na isipan, payapang damdamin at mabuting kalooban upang andito'y niya-aral na nauko sa karunungan at kabanalan ay matutuhan namin na maisagawa ng walang liwag. Aming mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at kayong mabubuting espiritong alagad ng Diyos at kami inyong pinatnubayan. Ilayo sa aming isipan, damdamin at kalooban ang anumang bagay na makahalina sa mapanghibo upang maghari sa amin ng kapayapaan. 1:17 Rose 1:17. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanyang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo na makatulad bagay sa Yeso Kristo. Nilawalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawain na itinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako at sa iyo rin ang kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanibutan ay naging gayon. Ipinihayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanibutan. Sila iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nang sa paniwalang ikaw ang nagsugo sa akin, idinadalangin ko sila, hindi ang sanibutan ang dinadalangin ko, kundi yao mga sa akin ay binigay mo sa pagkat sa iyo. At ang lahat ng mga bagay iyo at ang mga iyo ay akin. At ako'y lumulawalhati sa kanila, at wala na ako sa sanlibutan at ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yao mga ibinigay mo sa akin upang sila maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako sa mga kanila, iningatan ko sila sa iyong pangalan, yao mga ibinigay mo sa akin, at sila binitayan ko at isa man sa kanila, walang napahama, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo at sinasalita ko mga bagay nito sa sanlibutan upang sila magtamo ng aking kagalakang ganap na sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at pinapuotan sila ng sanlibutan. Sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan at salita mo'y katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanlibutan, sila'y gayon din sinugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila, pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang silang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila naman sa maatin upang ang sanlibutan ay sampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatian sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila upang sila maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila malubos sa pagkakaisa. Upang makalala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila ay iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Amaya, ang mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon sila na may dumuong kasama ko. Upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako yung inibig bago natatagang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanilang iyong pangalan, ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na iniibig mo ay mapa sa kanila at ako sa kanila siya nawa. Good morning po sa kanilang lahat. Katulad po ng sinabi ko kanina, ay pahintulutan po ninyo kami dito sa lunduyang luwalhati sa Diyos sa katas-taasan na i-dedicate ko po ang araw na ito sa ika-9th death anniversary po ng kapatid na Romeo Pavia na siyang pangulo ng aming lunduyan. Bukas po ang kanyang death anniversary, but since bukas po wala naman kaming sentro, ay ngayon po namin i-dedicate ang araw na ito.
So tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid. Ang paksa po sa umagang ito ay ang nakalagay sa Mateo 5:26. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggang hindi mo mapagbayaran ang katapus-tapusang beles. Lagi po nating naririnig ang araling ito, ang na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang ating pong paksa ay ano po ang proseso na ano po ang magiging proseso upang mapagbayaran natin ang katapus-tapusang beles? Ano po ang prosesong daraanan ng isang tao upang kanyang mapagbayaran ang katapus-tapusang beles ng kanyang pagkakasala? So tayo po ay mag-uumpisa sa ating pag-aaral sa umagang ito sa pamagitan ng pagtawag sa lahat po ng ating mga talaytayan dahil tayo po ay recorded. Una, ang kapatid na Joji, and then kapatid na Baby, and then kapatid na Diana. Kung darating po si kapatid na Joanna o kapatid na Joanna, so I will call. Okay. Good morning, kapatid na Joanna. So, kapatid na Joji, kapatid na Joanna, and the third, kapatid na Baby, kapatid na Diana ang huli. Okay po? So, tayo po ay mag-uumpisa sa ating gawain sa umagang ito. Sa pamagitan ng munting awitin ng Halina Espiritu, mga kapatid, upang tayo po ay ang ating mga batlaya at mga talaytayan ay makapaghanda sa ating tinalakay na paksa. So,
Tawagin po natin ang kapatid na Joji. Tanggapin ninyo ang bawat liwanag na naroroon ang pag-ibig ng Ama, siyang kailanman, at lagi na'y ipinagkakaloob sa bawat kaluluwa ngayon at hanggang sa wakas. Sa pagpapatuloy ng bawat karunungan na pinagkukuhanan ninyo ng aralin na naroroon, ang katambal nito'y upang ang layo na inyong ibig makamtan ay mangyari't maganap sa inyo mga buhay. At upang din katulad ng inyong inibig na pag-aaral na siyang maging karagdagan ay upang makilala ninyo at mapag-ulawa ang malaki ay lumiliit kung ito ay nagagawa niya ng mga bagay upang sa kanyang iniibig na ito'y matagpusan, ito'y mangyari at matutupad. Nang hangganan sapagkat naroroon ang pangungusap hanggang sa kahuli-hulihang beles ng inyong pagkakautang ay inyong pagbabayaran. Sa pangungusap na lumalabas sa inyong mga bibig na nagsasabi, pag gusto ay may paraan, subalit ang ayaw ay maraming dahilan. Sa ganito na mababaw na pangungusap, kung ito'y magtitibay at lalangkap pa ng paninindigan ng isang kaluluwa, mangyayari at marahil niya may magaganap na hanggang sa kahuli-hulihan ay mapagbabayaran niya ang kanyang mga nagawa na mga utang. At kung ito ngayon ang aralin, katulad nga ng aking sinambit, pag gusto ay may mga paraan na sadyang lalakaran ng tao, na sadyang may proseso na siyang pagdadaanan upang ang kanyang mga nagawa, katulad nga po ito'y dumoon sa kanyang ipinagkasala
na siyang niyang naging pagkakautang. Kapag inibig niya at pinanandigan niyang ito'y mapagbayaran, hindi magpapabaya ang kaitaasan upang ito'y sa unti-unti kanyang matagpusan. Iisipin ninyo, ano kayang kapamaraanan ang marahi ang maaaring pagkunan at kuhanan ng tao upang ang kanyang ipinagkasala na kanyang mabatid at malaman na kanyang nagawa ay dumaon siya sa mga paraan at proseso upang sa gawa ng kanyang pakikipamuhay maging kalakip, siya rin ay nagbabayad unti-unti ng kanyang pagkakaut. Doon kaya niya matatanaw kung makikita niya ang kanyang sarili na kalagayan. Mapag-unawa niya ano bang uri ng pakikipamuhay ang ibig niya na lakaran. Ano ba ang kanyang pipiliin? Ang siya'y maging tagasang libutan? O ang doon ay maging bahagi niya? Kahiman siya'y nasa sanglibutan, kaalinsabi niya na doon ay itinatambal, siya'y hindi magiging bahagi ng sanglibutan o pita ng sanglibutan kung hindi tunay ang maging bahagi niya sapagkat napag-unawa niya. Mayroon pang isang bahagi niya na may patutunguhan ang kaitaasan. Kung sa dalawang kalagayang ito na sa pag-iisip niya ay dumako, na naroroon mabubuksan ang kanyang mga mata sapagkat ang pangungusap, hindi kayo inaalis sa sanglibutan, subalit kayo'y aking iniingatan, wika ng Panginoon. Kung gayon naroroon pala ang bahagi na kung ang bawat kaluluway naninirahan sa sanglibutan, may kaakibat pala na lalakaran ang bahagi ng kanyang pakikipamuhay at paggawa upang ang halina ng sanglibutan kung siya'y dadalhin sa muli niyang ipagkakasala ay mabatid niya. Hindi gayon ang siyang magiging marapat kung hindi ang maging bahaging timbang. Sapagkat may laman na may pangangailangang pangsanlibutan. At hindi baga may kaluluwang lalong may higit na pangangailangan upang ang kanyang pagsasagaway makapangibabaw sa uri ng naisin ng isang laman na ibig niyang makipamuhay sa sanglibutan. Ang wika ko'y may pangangailangan ng pagtitimbang upang ang bahagi huwag siyang maging alipin at wag naman niyang alipinin ang bawat isang kalagayan kung hindi naroroon ang wika, may paraan kung ibig niya na matagpusan unti-unti ang kanyang mga nagawa sa nagdaan na kanyang ipinagkasala. At kung ito ngayon ang bahagi, ang kasalukuyan, hindi baga naroroon na sa kanyang tanawin sa nagdaan niyang buhay, siya'y naging bahagi na ng kanyang mga pagkakasala. At ang kasalukuyan bang muli ay magiging bahagi ito upang ang mga nagawang pagkakasala ay hindi ang pagbabawas ang siyang mangyari. Hindi ang doon ay munti-unting pag-aalis kung hindi ko ang kasalukuyan ay maging muling bahagi ng kanyang ipagkakasala.
hindi baga ang magiging tugon ninyo, hindi na makaaalis at hindi na muli pang makapagbabayad sapagkat hanggang ang kasalukuyan na siya sana na maaari niyang gawin upang ang nagdaan ay kanyang mapagbayaran at ang kasalukuyan ng siyang paraan upang dito'y gumawa ng matuwid. Ang kasalukuyan ng pagkunan niya ng uri ng pakikipamuhay na nanarapat gampana ng isang kaluluwa ang paglakad sa matuwid, hindi na ang kalikuan, ang doon sa mga bahaging mumunti. Katulad din muli ng aking winika, kung malaki ang nagawang pagkakasala, datapot ang kasalukuyan ay naging kagamitan niya't kasangkapan niya na ang doon ay araw, na ang doon ay panahon, ang doon ay inilangkap niya, hindi na ang kahinaang naging dala ng kanyang kaluluwa upang siya'y dalin sa kanyang ipinagkasala. Kung hindi ang araw at panahon ng kasalukuyan ay ginamit niyang kagamitan upang siya'y magpatibay ng kanyang pananampalataya na kailanman hindi na niya at pagsisikapan niyang huwag nang lumakad sa landas ng kasalanan. Kung ito'y nagiging unti-unti na nagagawa, hindi baga ang malaki na pagkakautang ay napagbabayaran sa unti-unti ng kasalukuyang paggawa niya ng matuwid? Sa unti-unti na natutuhan niya na ang munting pagkakawang gawa sa pag-unawa, sa kakulangan at kasalatan ng kanyang kapwa, hindi na humahatol ang kanyang bibig. Na sa bahagi ng kanyang kaunawaan na kung ano ang ginawa mong pagkakawang gawa na naroroon ang pag-ibig sa isang kaluluwang ibig mong ihaon, iahon sa kadiliman ay iniabot mo ang iyong kamay. Hindi nangusap na ibig kitang tulungan, datapot walang kamay na gumalaw. Subalit sa munting pagkaunawa na ang kasalukuyan na naroroon ang araw, naroroon ang panahon, naroroon ang pagkakataon na hindi pinabayaan ng isang kaluluwang hindi niya maging kagamitan kung hindi tunay niyang ginamit sapagkat naroroon ibig niya ang malaki na pagkakautang ay lumiit. At kung ito'y lumiit, magpapakanaw hindi baga marahil hanggang sa matagpusanan niya ang marami na niyang pagkakaon. At hindi ba yan ang patuloy na inyong sinisikay? At kailan pa man hindi nagpapabaya ang pagtuturo sa inyo'y ibigay? Kailan pa man ang pagtuturong naroroon inyong sinisikay na mapag-unawa ay siya ninyo ngayong kinukuna ng lakas. Siya ninyong ginagawang kagamitan upang kung dumating na muli kayo'y tuksohin ang kasalanan. Muli kung dumating upang tayahin, tunay ba na naroroon na ang matibay ninyong paninindigan na ang kasalukuyan ay hindi na maaari pang maging bahagi ng nagdaan? Kung hindi ang kasalukuyan ay maging bahagi na ng pagbabayad ng kautangan. Dito kayo ngayon dinadala na ano ang inyong magiging puhunan. Bagamang kaakibat ang marami ninyong pagtitiis na madarama, tunay na maraming magiging kadahilanan ng inyong mga paa sapagkat may mata na magbubukas upang ipatanaw ang dalawang kalagayan ng daang makipot at ang daang maluwang. Datapot kapag ang pag-iisip ay nagtuon sa iisa niyang layunin, ito'y patutunguhin niya sa kanyang puso upang ang puso sa kanyang pagtibok madama niya, hindi na kailanpan man
kung maaari na mapagtibay niya, hindi na muli ang pagkakasala ang muli niyang lakaran. Kung hindi, magpapatuloy ang kasalukuyan sa paggawa niya ng matuwid, sa paggawa niya ng pag-ibig na iaalay niya sa kanyang kapatid, sa paggawa niya ng tama, sa pagdaraan niya sa matuwid na daan, sapagkat naroroon sa kanyang pag-iisip, ibig niya may makatanaw sa kanyang mga bakas, sapagkat naroroon sa bakas ang liwanag na siyang pangangailangan ng kanyang mga kapatid na mga nangaliligaw. Kung ito ngayon ang maiipon, kung ito ngayon ang siyang patitibayin sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, bagaman sasabihin ninyo hanggang kahuli-hulihang beres ay pagbabayara, maaaring ito'y darating, mayroon pa ba itong pagkakataong mapagbayara? Subalit sa pagtuturo, kabuuan ng pag-ibig ang sa inyo iniaalay. Kabuuan ng matibay na pagbubuo ang mga kaparaan ng sa inyo'y iniiwan. Kabuuan ng matatag at matibay ninyong paninindigan ang siyang magiging inyong kasangkapan upang matupad ang kalagayan na hanggang kahuli-hulihan ay mapagbayaran ninyo, sapagkat ito ang tunay na nilulunggati ng isang kaluluwa at espiritu, may marating siya na kaluwalhatian. Ito ngayon ang kunin yung katibayan upang ang pinangarap ng isang kaluluwa noon na kung nakagawa siya ng pagkakasala'y ibig niya kung siya'y muling bibigyan ng panibagong buhay, ito'y kanyang mapagbayaran. At kung nga ang kasalukuyan ng muling katarungang ibinigay sa isang kaluluwa ay hahayaang pabamuli ng isang kaluluwa na maganap ang noon na nagawa hanggang kasalukuyan ay dalapan na ba niya? Paano na ang bukas na darapan? Sa ganyan ako nag-iiwan upang ang lahat at bawat isa sa tuwi na ng inyong pakikipag-ulayaw sa kapangyarihan at pag-ibig ng Ama, siyang manirahan sa inyong pag-iisip, siyang maging katataga ng inyong damdamin, siyang sa tuwi na ay maging paraan upang ang isang kalooban sa tuwi na ay may katiwasayan, sapagkat ito ang siyang doon ay titimbang upang kung dumating ang muli na siya. At kung mayroon ng matibay na araling pagkukunan, sapagkat kailan pa man ang ibinibigay na kaparaanan sa lahat at bawat isa'y matatag. Oo, upang kung ito'y lakaran ng bawat kaluluwa, wala siyang iibigin na hindi niya kakamtin, sapagkat ang doon ay tinatanaw niya. May kaharian ng langit siyang tutunguhin, sapagkat ang kasalukuyan ang gampanin niya'y karunungan at pag-ibig. Muli, sumain niyo. Ang doon ay hangarin ng bawat kaluluwa na kanyang matupad. At kung ito'y hangarin, huwag kayong maglililo kailan paman upang mapanindigan ninyo ang oo niyo'y maging oo, ang hindi ninyo ay maging hindi, upang kung ito'y sa gawa ng matuwid at mabuti, tunay na kayo'y may marating at makamtan
na kaluwalhatian. Ako, ang sa inyo'y nag-iiwan ng pag-ibig, Apostol Pablo Paanan. Nakamute po kayo, kapal na Yoli. Sorry, sorry po. Maraming salamat po sa kapatid na Joji at sa Batlaya na sa kanya'y gumanap. Tawagin po natin ang kapatid na Joanna. Sumain niyo ang dakilang pag-ibig ng Ama. At baluti ng bawat kabuuan ng kalinisan ng puso, kaliwanagan ng pag-iisip, at katatagan ng kalooban, na siyang handog ng amang makapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang sumain niyo ngayon at magpakailanman. Sa pakikipamuhay ng tao sa sandaigdigan, na kung papaano gumagalaw ang kaangkinan ng kanyang pagkatao, kaluluwa, spirito. Naroon ba sadya kung ang kalagayan at kalikasan ng tao ay mahahantad? Matatapusan ba ng tao ang kanyang pagkakautang sa kanyang kabuuan? At kung papaano rin naroroon, ano sa kanyang karunungan at pag-ibig na dinama, paano siya dadalhin nito sa isang pagkakatubos ng kasalanan at pagkakautang na kanyang nagawa? Kung papaano sadya ang tao ay nasa dalawang kalagayan, laman, kaluluwa at espiritu, at ang katotohanan na siyang bilin ng dakilang Panginoon, huwag kayong mangutang ng ano paman, sa kanino paman, maliban sa mangutangan kayo sa pag-iibigan. Kung ito ang taglayin ng kalagayan ng tao, naroroon na ang kalagayang ito ay dinala sapagkat nabuhay ang tao. Ang kanyang totoong ako, ang kanyang spirito ay may pinagdaan ng nagdaang buhay. Kaya nga sa tatlong kalagayan, nagdaan, ngayon at kasalukuyan. Kung naroon ang tao sa winiwikang pangutangan, paano kaya makababayad kung isang kalagayan ay mangmang? Paano mailalagay ang isang kabuuan kung ang kanyang kaantasan sa larangan ng bawat karanasan sa bawat pangyayari ng kanyang buhay? Sadyang hindi natuto, hindi naiwan ang mga aral na dapat sa kanya, ay maipon at maimpok. Naroon ba, matatapos ba ang pagkakautang ng isang kalagayan ng tao na naroon sa kamangmangan? Kaya nga, kung ang kagamitan ng sakdal na tao ay ang kanyang pag-iisip, damdamin at kalooban, saan siya dadalhin ito? Dadalhin ang kalagayan ng isang pag-iisip ng tao upang ang kanyang kamalayan, ang kabuuan ng kanyang pagkatao, ang kabuuan ng kanyang diwa, ang kabuuan ng kanyang puso, ang kabuuan ng kanyang kalooban ay dadalhin sa paghakbang, sa pagbubukas ng kamalayan
upang kanyang masumpungan ang tunay na karunungan na siyang kanyang magiging sandata upang ang proseso ng pagbabayad utay ang kanyang mahantungan. Oo, sadyang magkatulad pagkakautang sa laman at pagkakautang sa espiritu, ngunit ang tunay na diwa ay naroon sa mas malalim na kung inyong uugatin, bakit nga ba hindi makaalpas-alpas ang tao sa pagkakautang bagamat naroon ay nadaragdagan pa. Kaya nga, hindi na sa kahuli-hulihang beles kung hindi naroon sa pagdadagdag pa ng maraming beles sa kanyang pakikipamuhay sa sandaigdigan. Ano ang proseso ang mabuksan ang bawat kamalayan? Kamalayan ng pag-iisip, kamalayan ng puso at kalooban. Ito ang magiging proseso ng tao sapagkat naroon kung ang karunungan ay tinataglay, may marunong na pagbabayad. Pagbabayad na kung papaano'y hindi na mangungutangan at hindi na rin maradagdagan kung hindi sa kanyang matalinong pagbabayad sa pagsisimpa ng mga karunungan sa bawat karanasan na naging kanyang dinaanan at pinulot na aral ay nasimpa ng isang diwa, nabuksan ng isang kamalayan at naging ang kanyang pag-iisip o'y pumatungo sa pagbabago. Oo, ang wika sadyang kinakailangang bayaran ng utang, kahiman sa laman. Nangutangan ng buhay, ang batas ng sangkalupaan ay igagawad. Oo, napagbayaran sapagkat hinatulan na maaaring pagkakakulong ng ilang pung taon. Pisikal na kalagayan na kapagbayad ng utang, ngunit ang isang kalagayan ng buhay at espiritong sa simula'y malinis hanggang sa kasalukuyay malinis tataglayin ang pagkakautang. Ngunit papaano? Kailangan ba siya'y patayin upang wikain nakabayad na siya ng kanyang pagkakautang? Hindi. Naroon ngayon sa pag-antas sapagkat ang kasangkapang buhay ang siyang magdadala sa kanya sa pagkaantas ng kanyang kamalayan upang mabago ang magiging kalagayan ng isang pag-iisip. Kaya nga ano ang wika at panalangin ng isang David, o Diyos ko, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, o Diyos ko, at magbago ka ng isang espiritu, ng kabuuan ng espiritu sa loob ko. Huwag mong talikdan, huwag mong ialis sa aking harapan ng iyong espiritu. Ito ang kinakailangang maging proseso na ang kalagayan ng pagkatao ay iangat. Iluklok ang kalagayan ng isang mataas na espiritu sapagkat ang katotohanan, hindi ang winiwika ng tao na ang aking kaluluwa at espiritu ay naroroon sa kababaan, naroroon sa kahinaan, naroroon sa pagkakasala, kung hindi mula sa pasimula ang espiritong nasa katauhan ng bawat isa'y malinis sapagkat ito'y mula sa sakdal, mula sa dalisay na Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang kalikasan ng tao na taglayin ang kanyang kamalayan ang siyang magbabago sa karunungang kanyang tataglayin na ako bilang isang kaluluwa at espiritong buhay ay makababayad ng isang pagkakautang kung naroroon kanyang sisimpanin ang bawat karunungang kanyang napagdaanan. Sapat ba na kung ang kalagayan ng isang laman ay mahatulan at mapagbayaran ang kanyang ginawa? Sapat ba? Oo, kasapatan sapagkat ito'y batas ng sandaigdigan, batas ng lupa,
na binatasan ng tao at kanyang napagtapusan, ngunit sa batas ng kalikasan, sa batas ng kaitaasan, sa batas ng Diyos, tunay nga bang napagbabayaran ng utang? Oo. Na sa kanyang pakikipamuhay ng ilang ulit ng pagsasalaman, naroon ngayon ang kanyang pagkalinang sa kalagayan ng kanyang kaluluwa at spirito ay hahantong sa isang kamalayan sapagkat ipamamalay, ipaalam, ipababatid kung ang isang karunungan ng diwa ay naroon sa diya ang kalinisan. Sa diya naroon ang tunay na daladala ng spirito. Ipamamalay sapagkat katotohanan, naroon ang isang budhi, ang isang kalagayan na nakapagitna sa katawang laman, kaluluwa at spirito upang ipamalay. Paano ito nagaganap? Sa pagsusuri ng kalagayan, sa pananahimik ng kanyang kaisipan, sa pananahimik ng kanyang buong pagkatao. Pinamamalay. Kaya nga dinadala ang tao kung bukas ang isang kamalayan sa isang pagbabago ng landasin, pagbabago ng isang pag-iisip, pagbabago ng isang damdamin, pagbabago ng kalooban patungo sa kalagayan na siya'y aantas at aangat. Ang batas ng tao, sadyang naroroong pabago-bago. Ang batas ng tao, naiiba. Sa paglakad ng maraming panahon, kung ikaw ay nagnakaw ang kabayaran, putulin ang bahagi ng iyong mga kamay. Kung ang mata ang nagkasala at nagkaroon ng pagkakautan, dukutin ang kalagayan ng mata. Kung ang buong pagkatao ang nagkaroon ng pagkakautang, talian ng leeg at ihulog sa ilog upang doon mamatay. Ngunit nagbabago ang batas ng tao, nagbabago ang bawat magiging katubusan ng pagkakasala at pagkakautang. Nagbabago ba ang katubusan ng isang espiritu? Hindi, sapagkat mula sa pasimula, ang isang espiritu ng sangkatao ay malinis, dalisay. Pagkat ito'y mula sa isang dalisay, indangan lamang ng dahil sa isang kaisipan ng tao na nakapaloob sa sanlibutang ito, nababago ang kalagayan ng pag-iisip. Kaya nga ang wika, ako'y tao lamang. Kaya pwede ang anumang isipin, pwede ang anumang mga bagay na gawin. Ngunit ano ang wika, huwag kayong mga mangutangan nang ano paman, kanino man, maliban sa mag-ibigan kayo, paano magaganap sa kalagayan ng sangkatauhan? Kung ang batas ng ganting galaw ay pumapaloob sa isang kabuuan ng pagbabayad utang, doon pa lang nagaganap na ang pagbabayaran. Sapagkat kung ano ang iyong ginawa, ipinukol, iniambil, ibinigay, sadyang ito ang siyang babalik sa iyong kabuuan. Kung at ang karunungan ay iyon nang nasimpan at daladala na ng isang kamalayan ng bukas ng diwa, naroroon na ngayon ang isang paghakbang ng isang panuto na maglalaro sa kabuuan ng isang pag-iisip, hindi na ito ang karapat dapat kong gawin. Naroon ngayong mapipigil ng isang kalagayan ng karunungang taglay-taglay upang hindi na mangutangan at sa paggawa ng mga bagay na kaibig-ibig sa Diyos at nakapaloob sa 10 utos ng Diyos, higit pa rito, hindi na makapangungutangan ng isang kabuuang may bukas ng kamalayan at may karunungan ng tinataglay. Suriin nyo nga mga mag-aral at mga kabuuan ng espiritismo sa inyong pagkatao
at sa kalagayan ng ngayong panahon, tanungin nyo nga ang inyong mga sarili. Nakababayad na ba ako o nakadalagdag pa ako? Ito ang sa inyo iiwan. Sapagkat katotohanan, kung naroroon ang pagkakaalam at naroroon din ang magiging kasagutan, ano ang mas matindi? Ang nakaalam na hindi ginawa ang nalalaman o ang hindi nakaalam ngunit nagagawa ang dapat niyang malaman? Ito ang sa inyo ay ipinagkakaloob na inyong pakatandaan at pakalimiin sa kabuuan ng inyong pagkatao. Malinis, dalisay ang espiritong nasa sa inyo na kailanman mula pa sa pasimula hanggang sa ngayon, sapagkat ito ang layon ng isang espiritu, ang maihayag, ang kabutihan, ang kalinisan, at ang karunungan at pag-ibig na daladala sa kanyang pagkatao. Kaya hindi nakalagayan ng tao upang wikain, ako'y tao lamang, hindi, sapagkat ang kalinisan ng espiritu ng Diyos ang siyang ipinagkaloob. Kaya nga, ang tao ay naroroon, ang kabuuan ng kanyang kaluluwa at espiritu ay pumapatungo sa kalinisan. Ito ang inyong suriin. At sa kalagayan ninyo na naroroon na marami ng nasimpang karunungan, marami ng nabuksang mga karanasan na nag-iwan na ng karunungan at mga aral, hindi na nga kayo ang butil ng buhangin sa karagatan na naroroon na kayo ay kalagayan na ng kabuuang nakababayad ng utang at hindi na gumagawa ng utang. Sapagkat katotohanan, kung sa lupa, ang hindi nakabayad ng utang ay tumutubo sa isang kalagayan ng isang espiritu, ang pagkakautang ay tumutubo ng karunungan at pag-ibig upang siyang magdala sa hangganan, kalwalhatian ng kanyang pagkatao. Ito ang sa inyo ay inihahandog at sa kalipunan ng mga kabatlayan at mga banal na espiritu na ang layon sa tuwi na ay makapaghandog ng kanilang pag-ibig. Sa pamamagitan ng Ama at ng kanyang buktong na anak na si Jesucristo, ako ang sa inyo'y tagapamagitan, ang walang hanggang awa, ang walang hanggang pag-unawa at ang walang hanggang kapayapaan ang sa inyo'y ipinagkakaloob. Paalam mula ngayon hanggang magpakailanman. Paalam ang ina ng sangkatauhan. Paalam. Maraming salamat sa kapatid na Joanna at sa batlaya na sa kanya ay gumanap. Tawagin natin ang kapatid na baby. Nakamute ka, baby. Nakamute. Tanggapin ninyo ang pag-ibig, liwanag at kapayapaan, buhat sa iisang Ama at sa iisang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Bawat araling na ang nakapaloob
ay buhay. Ang lahat ay may larawan na ipinatatanaw. May kaalaman at karunungan na binubuksan. May kaligayahan at kapayapaan na ipinadadama. Sapagkat ang buhay ang siyang dahilan bilang taglay ng tao kung bakit siya ay gumagalaw, nakapangusap, gumagawa, naghahantad ng iba't ibang uri ng galaw, nakapupulutan ng aral sa sinuman na tumatanaw. Datapwa't katotohanan din na ipinamulat na ang unang baitang ng buhay ay kawalan ng kaalaman, kasalataan at kamusmusan, kamangmangan. Sa ganitong kalagayan, papaano ngayon magkakaroon ng pagkakautang ang tao samantalang ang kanyang simula ng baitang ng pakikipamuhay ay kamangmangan? Kasalatahan sa tunay na pagkaunawa kung ano ang atid ng buhay. Kamusmusan, sapagkat ang kaunawaan sa kanyang kamalayan upang maunawaan ano ang totoo, ano ang hindi, ay hindi pa nabubuo sa isang isipan. Sa makatwid, bawat gagawin ng tao sa kanyang pasimula, maituturing ba na isa ng pagkakautang sapagkat ito'y ituturing na isang pagkakasala? Naririyan ang malawak na pag-aaral na humihingi ng taimtim at mataman na pagsusuri upang matanggap ng tao kung papaano niya dadalhin ang kanyang sarili, kung saan niya kinakailangan na ihantong ang kanyang sarili, kung papaano kinakailangan niyang buksan ang kanyang sarili. At sa ganyang kalagayan, naroon din ang larawang bawat paghakbang ng tao upang ihayag ang buhay na nasa sa kanya ay mayroon sadya ng proseso na dadaanan at mayroon ng proseso na dinadaanan. Sa makatwid, kung ang aralin ay nakatuon doon sa pagbabayad ng utang, oo, napakarami ang katanungan na kailangang mabuksan upang maging buo ang pananggap ng tao sa uri ng buhay na kanyang gagalawan. Kung gayon, paano ba nagkakautang ang tao? Paano ba nagkakasala ang tao? Paano ba may pinananagutan ang tao? Naroon kaya
sa isang kahayagan na kung ang tao ay mayroon na ng buong kaunawaan at mayroon na ng buong kabatiran kung ang kanyang ginagawa'y labag sa batas ng pagsasamahan ng tao. Sinsay sa kaisahan ng mabuti na tinatanggap ng tao. Hindi tumutugon doon sa pangangailangan ng tao na makabubuti at magiging kapakinabangan para sa lahat at bawat isa. Naririto nga kaya ang isang patutuo kapag ginawa ng tao siya'y magkakasala at ang pagkakasalang kanyang isasagawa ay magiging bahagi ng kautangan ng kanyang kaluluwa na kanyang babayaran sa bawat yugto ng kanyang pakikipamuhay. Ngunit, sa kalagayan ding ito, kapag ang tao ay namatay at muling isisilang hindi baga sa jaring naroroon, wala siyang alam sa buhay na kanyang pinagdaanan. At kung wala siyang alam sa buhay na kanyang pinagdaanan, paano nga makababayad sa kanyang mga nagawa na hindi naging karapat-dapat sa matuwid at sa mabuti na siyang kahingian ng batas sa lupa at batas din sa kaitaasan. Kung gayon, iisa ang inihahantong at inilalarawan ng bahaging ito kung saan nagsisimula ang pananaguta ng tao, kung saan nagsisimula ang bahagi ng magiging pagkakautang ng tao doon sa buhay na tinanggap at dadalhin ng kanyang kaluluwa. Iyon ang magiging pagkakautang niya. Sa buhay niya naroroon ang pagkakautang sa bawat bahagi ng kanyang pakikipamuhay. Sapagkat sa isang sandaling hindi madala ng tao sa matuwid na kalagayan, sa kapaki-pakinabang at makabuluhang mga paggawa, sa mabuti na pangangailangan sa pagsasama ng lahat at bawat isa, ang buhay na sa kanya'y ibinigay, ang buhay na sa kanya'y pinahiram, magkakaroon na ngayon ng pagkukulang at pananagutan ang tao na nagdadala ng kanyang buhay na hindi niya nadala doon sa matuwid na landas at matuwid na daan upang marating ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa ganitong kahayagan, magiging magaan kaya ngayon na matatanggap ng lahat at bawat isa na sa pagsilang pa lamang ng tao ay mayroon na ng magiging pagkakautang at magagawang kautangan ang kanyang sarili. Yan ngayon ang malawak na araling na hindi sapat ang tanggapin may utang ka na babayaran. May pagkakautang kang nagawa kahapon na sa mga buhay na ito sa kasalukuyan sa iyong dinadama at sa karanasan, tatanggapin mong iyon ay kabayaran sa iyong nagawa kahapon. Napakalaking pag-aaral. Napakalawak na pag-aaral na sadyang humihingi upang buksan ng lahat at bawat isa ang kamalayan ng kanyang sarili. Upang sa bawat aralin at kaalamang kanyang tinatanggap, maipaloob ngayon niya ang kaliwanagan na sa kanya
ay tutubay, susubaybay at gagabay upang marating niya ang mithiin ng kanyang kaluluwa at ang tungkuli na kinakailangan nito na ganapin sa kanyang pakikipamuhay sa ibabaw ng lupa. Sa baitang ng pakikipamuhay ng tao, dinadaanan niya ang tatlong proseso. Pagkakamali, pagkukulang, at ang gawa na ang ibubungay pananagutan. Ang pagkakamali sa isang sandali na matanggap ng tao na ito ay kailangan na baguhin, kailangan na ituwid. Kapag ang pagkakamali, tinanggap niya na kanyang kahinaan, kanya ring kalakasan, at sinikay na ito ay kanyang maituwid, hindi baga naroroon na ang bahagi at antas, siya ay nakapagbayad sa kanyang kakulangan. At kung sa kanya ngayon na pagsasagawa, sapagkat ang tao ay hindi pasakdal, bawat kanyang iyahayag hindi maaaring hindi mayroon ang pagkukulang na ilalarawan. Ngunit kung ang pagkakamali na itutuwid, ang pagkukulang ay mapupunan at maaaring ito ay madagdagan. Datapwat, kapag ang tao sa kanyang pakikipamuhay ay nakagawa ng isang uri ng gawaing tinatanggap niya at alam niya na yon ay magiging pananagutan ng kanyang kaluluwa, maituturing kayang ito ay isang uri ng pagkakasala na kanya ngayong pagbabayaran sapagkat ang pagkakasala ay isang uri ng pagkakautang. Kung ang tao ay tinuturuan ang kanyang karanasan, natuturuan ang bawat karanasan na sa kanya'y dumarating sapagkat ang bawat karanasan ay may aralin at kaalamang sa kanya ay ibinibigay. Sa makatwid, kailanman ay hindi mananatili ang tao na hindi mabubuksan ang kamalayan sa mabuting gawa, sa tamang paggawa, sa liko at sa mali na paggawa. Sapagkat ito ang tungkuli ng karanasan, imulat ang tao kung ano ang liwanag at kung ano ang kadiliman. Imulat ang kaunawan ng tao kung ano ang kinakailangan na kanyang galawan at kung ano ang hindi niya kinakailangang galawan, kung ano ang magiging kapaki-pakinabang at hindi magiging kapaki-pakinabang. At kung sa bawat karanasan, nabuksan ang kanyang pagkaunawa na hindi pala karapat-dapat na ito ay kanyang isagawa. Ngunit kanya itong isinasagawa, patuloy na isinasagawa. Hindi na yan pagkakamali na maituturing. Hindi na rin yan pagkukulang kung hindi iyan ay isa ng pananagutan. Sapagkat alam na at bukas na ang kamalayan na ang kanyang gagawin ay hindi karapat-dapat. Sapagkat ito ay lumalabag doon sa mabuti na pinagkasunduan ng kabuuan ng tao na siyang magiging bahagi ng kanilang mga galaw. Isa ng pagkakasala. At kung ito ngayon ay isa ng pagkakasala, katotohanan lamang iyon ay magiging katumbas at katimbang ng utang na kanyang pagbabayaran. Ngunit paano nga makapagbabayad at makapagbabawas samantalang mula sa pasimula ay wala nang kaalaman ng tao kung ano ang buhay na kanyang ginalawan sa makatwid sa kanyang pakikipamuhay patuloy na magkukulang
at ang pagkukulang na ito ay magiging hangganan ay pagkakasala at magiging pananagutan ng kanyang kaluluwa, datapwat naririyan. Ang bawat bahagi ng lakas na umiinog sa sanglibutan, ang bawat lakas na umiinog sa kapaligiran at sa kabuuan ng buhay ng bawat tao sa mundo na kanyang ginagalawan ay mayroon ng mga lakas na kabahagi at bahagi ng lakas na tinataglay ng tao. Nagaangkop, nagahalinahan, ngunit kung minsan ito ay nagtutulakan. Kaya nga, dyan ngayon sumibol ang isang pagkaunawa na bawat galaw ay mayroon ng ganting galaw. Mabuting iyong gawin ay mabuti ang ibubunga. Ang hindi mabuti na iyong ginawa ay hindi rin mabuti ang magiging bunga. Ngunit katotohanan din ba na sa buhay ng bawat tao ay mayroon ang nagaganap na mabuti ang iyong ginagawa ngunit hindi mabuti ang sayo ay bumabalik? Sapagkat nakaunawa ka na, ang lahat ng mabuti na iyong kinilala at naunawaan ay isinasagawa mo na dito sa lupa. Ngunit, sa mabuting ito, doon nakapaloob ang ganding galaw. Datapot ang tinanggap ay hindi kaangkop at hindi mabuti na bunga. Ano ngayon ang araling dito ay nakapaloob? Hindi ba ang ganyang uri ngayon ay isang uri ng baitang at isang uri ng proseso upang ipaunawa ang kahingian ng iyong kaluluwa ay humahanap ng daan, humahanap ng kanyang landas upang maituwid niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Mapunan niya ang lahat ng kanyang pagkukulang. Mapagbayaran niya ang lahat ng kanyang mga pagkakautang o pananagutan na naisagawa. Kaya nga sa mabuti na kanyang naunawaan, doon siya lumalakad. Doon siya humahakbang. Doon siya lumalandas. Ngunit ang ibinubunga ay hindi katumbas ng galaw na kanyang iginalaw. Sa makatwid naroon ngayon ang uri kung papaano matatanggap na mayroon ng nagawa kahapon na ngayon ay kinakailangan na kanya ngayon napunan, kanya ngayon na ituwid, kanya ngayon na panagutan, kanya ngayon na pagbayaran. Sapagkat sa ganyang bahagi, doon ngayon matutupad ang bawat batas. Batas ng pag-iibigan, batas ng pag-uuri-uri, batas ng paggalaw, batas ng pagsulong, batas ng pagunlad. Lahat ng yan ay kabuuan at pumapaloob doon ang buhay ng bawat tao na sa buhay na ito, doon ngayon siya nagkakautang muli ko ngayon na ilalarawan. Kaya nga, kung bukas na ang inyong kamalayan upang hindi na magpatuloy ang bawat pagkukulang, hindi ba aalamin ngayon ninyo papaano ninyo ngayon gagamitin ang buhay na sa inyo'y ipinahiram? Paano nyo siya pamamahalaan upang hindi kayo lumabag sa batas ng kaisahan ng pakikipamuhay? Paano nyo didisiplinahin unang-una ang inyong pag-iisip, ang inyong damdamin, ang inyong kalooban, na siyang puso ng isang kaluluwa? Paano nyo yan hahawakan? Sapagkat sa ganyang bahagi, kayo sa inyong mga sarili at sa inyong paghakbang ang siya na ngayon, bubuo ng mga proseso na makakaya ninyong lakaran. Makakaya ninyo ngayon na isagawa, makakaya ninyo ngayon na mabuo, makakaya ninyo ngayon na gawin at alinsunurin upang
madama ninyo sa inyong mga sarili. Walang sino man na nagbibigay ng kautangaan kung hindi ang inyo rin, mga pagkatao. Kailanman ay hindi ang tao ang nagbibigay upang kayo ay magkasala. Kailanman ay hindi ang tao ang siyang nagbibigay ng suliranin sa inyong buhay, ng bigat ng pasanin sa inyong buhay, kung hindi higit at lalong higit ang inyong sarili. Kaya nga't kinakailangan ang sariling ito'y malinang, mapanday, mahubog, malinis ayon doon sa tungkulin na hiningi at ipinangako na gampanan at isagawa ng kaniyang kaluluwa. Kaya nga, sa ganitong kalagayan, napakaganda na ang bawat isa sa kanyang pakikinig ay magbubukas ng kanyang kamalayan. Magbubukas ng kanyang damdam. Magbubukas ng kanyang kalooban. Upang sa bawat araw na kanyang gagalawan, makilala niya ang kanyang sarili. At sa pagkakilala niya sa kanyang sarili, magiging katumbas na siya'y unti-unting naguhubad ng marumi niya na bihisan. Unti-unti na naguhubad ng magaspang na saplot sa kanyang kabuuan. At sa kahayagang ito ngayon, naruroon bawat isa ay gagalaw ayon sa kahingian ng katotohanan sa kanya'y makapagpapalaya sa makatwid. Bawat hakbang ay mayroon ng matwid na landas na kanyang tutugpahin. Bawat pananaw ay mayroon ng liwanag na kanyang hapitin. Bawat paggalaw at kislot ng kanyang katawan ay mayroon ng malinis na kanyang bubuuin upang sa kabuuang ito laging naroroon bawat pagsilang, bawat kamatayan at bawat kamatayan at bawat pagsilang. Hindi na maging isang pagkakautang kung hindi isang bahagi ng proseso at isang bahagi ng baitang na ang tao ay lumalandas at lalandas na doon sa kahingian ng bawat paggawa na ang magiging hangganan, ang kanyang kasakdalan, ang kanyang kawagasan, ang kanyang ngayong kabanalan at kaluwalhatian, sapagkat ito ang layon ng buhay na kinakailangang maunawaan niya. Bakit siya may buhay na daladala at bakit siya may buhay na tinataglay sa mundong ito na kaniyang kinagalawan? Ito ang aking sa inyo ay iniyahandog upang sa bawat sandali manatiling daladalin ninyo ang kasiglahan, ang pananabik na sa bawat araw, sa bawat pagmulat ng inyong mga mata, kayo ay magiging isang bagong tao. Muli, ang pag-ibig, liwanag at kapayapaan ang siya ninyong tanggapin ngayon at magpasawalang hanggan. Arcangel Gabriel, paalam. Maraming salamat, kapatid na baby. Ngayon po itawagin natin ang kapatid na Diana. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word
was God. May the blessings that comes from the Father Almighty fill your hearts with joy, love, peace, mercy, favor, today and always. Today is the day that the Lord hath made. Rejoice and be glad in it. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Maraming salamat sa bawat isang mag-aaral na muli na namang nakiisa, nagbigay pansin sa isang pagkatok ng dakilang Ama upang sa isang paghahanda, sa isang pulong, narito kayo. Sumalok ng tubig at pakikain sa tinapay ng buhay. What a gorgeous day indeed. Put simply, based on your topic, which sounds very simple, but yet very complicated and intricate, is two words. Know thyself. Kung ang mga salitang iyan ay inyong tunay na mapag-aaralan, maaari niyo nang sabihin sa inyong mga sari-sarili na ang aking buhay ngayon ay karugtong ng kahapon. Ika nga sa inyong salita, ito ay isang telesera. Ito ay isang nobela. Pagpapatuloy ng isang kahapon sa ngayon. Sapagkat it is very true that yesterday will become today and tomorrow becomes today. Kaya't sa paulit-ulit na pakalaala ng kalangitan, gawin ninyo ang lahat ng kaparaanan na magamit ang 24 na oras sa isang araw sa kawang gawa. And why do you have to do this? Why do the heavens want you to focus on today and taste the deliciousness of the moment? Because tomorrow may never come. Tomorrow is never guaranteed. So take the day and make it matter. Kagaya nga ng inyong salita, do not sweat the small stuff. And why do you have to do that? Because it is small stuff. So do not sweat the small stuff. For what things that are unseen are invisible. Things that are not heard are inaudible. Things that cannot be felt are unfathomable. Maraming mga bagay-bagay na pinagkakabalahan ng mga tao. Kaya sa mga bagay-bagay na ito, maaaring matisod, maaaring magkamali, ngunit pakatandaan na hindi lahat ng pagkakamali ay nagiging at nagbubunga ng kasalanan. Ang lahat ng kasalanan ay nagmula sa mga pagkakamali. Kagaya ng isang bagay na inyong ginagawa, sabihin ninyo, nagkamali ako ng pagsulat. Ito ba ay isang kasalanan? Mga mistakes na inyong tinatawag, mga faux pas, na hindi naman nyo sinasadya, na hindi naman nagbunga,
ng katitisuran ng inyong kapwa o ng katitisuran ng inyong sarili-sarili. Ngunit ito ay isang pagkakamali, bunga nga ng inyong salita, for being dumb, for being dense, for not knowing better. But then you tell yourself, the next time, I will do more. I will do better. I will be more smarter. Kaya nga ang buhay may pagkakataong na umasa kayo na darating sa tulong ng dakilang Panginoon for you to become smarter, for you to become better, sapagkat hindi lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa ng tao ay pinag-iisipan. For life is a choice. Sometimes you pick the wrong thing and sometimes you don't. But God continually gives you chances after chances after chances. Kaya't sanay ang mga pagkakataon na ibinibigay sa inyo upang magbago ay inyong pangalagaan at bigyan ng halaga. Sa Lamentations, in Lamentations, chapter 3, verses 40 to 42, sinasabi na ang mga bagay-bagay sa mundong ibabaw, kinakailangan examinin. You have to examine it. But is that enough to examine things around you? You have to put it to the test. You have to give it a spin. Sapagkat ang mga pag-aaral na inyong natutuklasan, kung hindi nyo ginagawa ito, paano nyo mapapatunayan kung totoo nga ng isang bagay, halimbawa, ay matamis? Ang isang bagay ay tunay ngang magbibigay sa inyo ng kaginhawahan. For there are many things in this world that you need to taste. 5 flavors, 5 tones, 5 colors. Kanya-kanya ng pagtulong upang lalo kayong maging matalino, hindi lang sa katawang panglaman, kung hindi sa inyong mga espiritual na mga pangangailangan. Ang panahon nagiging sayang kapag ka ang mga bagay-bagay na inyong ginagawa ay mga kagustuhan ng laman. Ngunit totoong mahirap na maganap for you to be perfect, for you to be holy, for you to be pure sa lahat ng bagay. Ngunit ito ay isang patutuo na kayo ay binabantayan ng inyong mga guardian angels, ng mga matataas na mga espiritu. Kaya't nga, binibigyan kayo ng upliftment, ini-empower kayo, binibigyan kayo ng mga sapat na katalinuhan, binibigyan kayo ng pag-asa, binibigyan kayo ng tulong, at ang lahat ng mga ito ay mahuhugot lang sa inyong ama. Time to smell the roses. Kick back if you have to. And let things unfold the natural way. Ang kahirapan sa tao na lumalakad sa ibabaw ng lupa. You chase your dreams. You go after things that may not matter because human beings are so insatiable. Walang mga bagay-bagay sa lupa na nakapagbibigay ng full satisfaction sa isang tao. Sapagkat totoo ngang meron na kayo, naghahangad pa ng mas maganda. Ngunit ito ay nasa isip nyo lamang because the version of the truth is true to you but not true to others. Pakatandaan, mga ginigiliw na mag-aaral, na ang buhay niyo sa lupa
It's always progressive. There was no ever a chance that you become stagnant on earth. Dahil sa pag-aaral ninyo sa kabilang buhay, sa likod ng libingan, pagpapatuloy na pag-aaral sa mga bagay-bagay na mga pagkakamali o mga sala nung kayo ay nasa lupa. In another way, life in the heavens is theory. Life on earth is your practicum. Dito ninyo maisasagawa ang mga pinag-aaralan ninyo from above. Kaya napakaganda mga pagkakataon na mga natututunan ninyo, hindi lang sa mga banal na aklat. Sa banal na aklat na inyong binabasa at sa iba't ibang mga libro na naisulat at nailimbag. Kung hindi, nakalagdagang mga salita at pangungusap ng mga dakilang mga espiritu na siyang nagbibigay ng kalagdagang pangunawa upang maintindihan niyo lalo ang mga bagay-bagay na naisulat noong panahon na kung inyong matandaan sa lumang tipan, a tooth for a tooth and an eye for an eye. But Jesus was born, Jesus was created in the book of the New Testament. At doon nyo makikita, mapag-aaralan, maisasariwa sa inyong pamumuhay na dahil sa ipinanganak na Maestro Jesus, nagkaroon kayo muli ng kaliwanagan, ng pag-aaral na hindi mahahintulad sa kahit na ano pang yaman na nakikita nyo sa lupa. Totoo nga na meron kayong mga mahal sa buhay, mga supling, mga guro. Ngunit ang lahat ng yan, mapapawi at maaring iwan kayo kung ano man ang inyong kinalalagyan. Ngunit ang dakilang Panginoon, lahat ng kanyang kabutihan, hindi kayo pababayaan. Kaya't ginigiliw na mag-aaral, sana'y ang mga salita na inyong napapakinggan, hindi lang sana tumimo sa inyong mga puso, kundi ito ay inyong gamitin. Gaya ng inyong salita, subukin. At kung ito na nga ay tunay na kaloob ng dakilang Panginoon, lalo niyong makikita ang isang napakagandang larawan at magsasabi sa inyo, "Well done, my good and faithful servant." At magpatuloy kayo hanapin ang tunay na makapagbibigay sa inyo ng kapayapaan. There's so much things to be grateful for. Every second of your life is full of gratefulness. The harmony in the world, if you realize that what is within is more important than what is without or what is around you, then and only then, you will be able to say to yourself, "Truly God, I now know who I am. Therefore, I can be considered a child of the Most High God, and as such, victory will be attainable for me." At yan lamang ang aking maidadagdag sa bawat isa sa inyo na mga espiritu na nasa laman na gumaganap ng mga bagay-bagay na panglupa. You're all a spirit experiencing human or bodily experiences. Kaya nga't ipagpatuloy ang mga challenges sa inyong buhay. Magwawagi at magwawagi. Why? Because God is love and love is God. Pagpatuloy ang tinatawag na agape love sa bawat isa. Because God's love is infinite and unconditional. At mulit-muli, magpapaalam
sa bawat isa sa inyo. At sa paglalahad ng inyong mga pala, tanggapin muli ang liwanag at kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Ang inyong subaybay, Propeta Moses. Paalam. Thank you, Sister Diana. Ayun po, andito po yata ang kapatid na Gloria. Ayan. Good morning po, kapatid na Glo. Kayo na po, kapatid na Glo. Walang hanggang buwanag. Nabuhat sa kaitaasan ang sa inyo'y aking ibinabati at sa inyo'y inihahatid ngayon at magpasawalang hanggang. Kung paano ang tao takapatagang lupo ay sagana sa lahat ng mga bagay na kanyang hinahangad at ninanasa. Subalit ang ilan na hindi niya nababatid ay ang dakilang aralin at paaralan ng espiritismo at atatap sa kilang pinaruroonan. Sapagkat bagamat ito ay kakaunti sa bilang, subalit ito'y nagayag ng pawang katotohanan. Sa makatidbaga aking mga iniibig, malawak ang nasasaklaw ng kaamang ito. Subalit ilan ang nakabatid at nagnanasang makisa sa bahaging iyon. Kung kaya't sa bahagi ng iilang kabilangan ng tao na nakauunawa at nakababatid sa paaralang ito ay din ang nakaaala kung paano nila gagamitin at isasabuhay ang mga aralin na lang nakakalo sa paaralan. Kung kaya nga ang sinasabi ng paaralan, bakahin mo ang kamangmangan at maling kapaniwalaan. Subalit, paano mababaka ng tao ang mga bagay na ito sa kanyang mga buhay kung ito'y laganap na sumasaklaw sa kanilang katauhan? Kung ito'y hindi nila nababatid na ang pinag-uugatan at pinagmumula ng mga kahinaan at kamangmangan ito ay nauwi at nasusumpungan lamang nila sa kanilang katao at sa kanilang naroroon ng kapalimitan. Subalit, sa paaralang kanilang matutumpakan, masusumpungan, ay bibigkain kung paano ang nararapat at karapat-dapat na kanyang gabing at isa katupad. Kaya ang aking mga iniibig ng mga kapatid, bagat ilan ang bahagi ito ng paaralang nakatatag sa inyong kapatagan, hindi na nga hulugang na ang sino mang sumasalilong dito kung siya'y magiging totoo at magiging matapat sa isang paaralan. Babakahin niya ang lahat ng uri na makahahadlang at magbalakid sa kanyang landasan patungo doon sa katubalhatian. At ito'y magaganap kung ang kanyang adhikain sa kanyang puso at sa kanyang buong pagkatao ay mayroong kaantasan at nanasain na ito'y kanyang maisalo at maipamahag sa sinuman. Sa mga katibaga aking mga iniibig, bagamat iilahan ang paaralag ito, ay hindi nangangaloga ito ipinagkakait sa sino mang naghahanap ng mga bagay na kaligtasan. Hindi sino man sa inyo ay maaaring makaunawa at makabalito. Subalit ito'y hihantad na ibinibigay at ipinagkakalog sino mang mayroong katapatan sa kanyang kalooban at damdamin ay makasusumpong ng ikaliligtas ng kanyang pagkatao sa gawain hindi karapat mo. Kung ang gawain na hindi karapat dapat ang maunawaan ng bakahing unang-una sa inyong sarili, ay masasabing kayo ay nagumagamit na at nabiging bahagi ang isang karunungan at pag-ibig. Sa pagitin ninanasa ninyong maialis ang mga bagay na balakid at nakahahandang sa ikasulong at kaulad ng inyong pagkatao. Kaya nga aking mga minamahal at pinakaiibig ng mga kapatid, gawin ninyo hangarin at masain
na matutuhan ninyo at masumpungan sa inyong sarili ang bahagi ng kaalaman na kung paano pagkakaroon ng lakas ng matutuhan at mamuka ang lahat ng uri ng pamamangan, nag-uugat ng sinasabing kasalanan at paglikha ng mga bagay na kalituan. Sa pagkatibaga aking mga iniibig, kung magkakaroon kayo ng kalakasan ng loob na ito ay mabaka, hindi na kayo mag-atubiling ito ay ulit-ulit na likhain pa ng inyong mga kabuuan. Hindi manapayhan ang ari ninyo sa maaari ninyong magawa at mga panahon na maaari ninyong isagawa at isaalang-alang ang mga bagay na hinihingi ng mga mabubuting magawa na makapalingkod kayo sa inyong mga kapwa at naibig ninyo ang sinasabing katotohanan na inyong hinahanap na maging bahagi ng inyong mga buhay. Mangyayari lamang ang lahat ng ito na ito'y maangkin ng isang tao. Kung magiging matapad ka sa hikain na ang lahat ng uri ng karupukang umabaluti sa kanya sa kalupaan, ay mayroon siyang lakas na ibabaka dito at pagiging karapat dapat na ang mahahiyahatin nito sa kanyang sarili ay pagkakilala sa kabutihan at kabanalan. Sa makatibag ng aking mga, hindi ipagkakait mo sa inyo ng dakilang ama ang lahat ng ikauunlad at ikasusulong ng inyong pagkatao. Kundi kanya ninanasa na inyong maunawaan na sa inyong tapat na adika ay masungan ninyo ang bahagi ng mabuti at karapat dapat ay siyang bahagi na inyong masusunutunan kung ito yung pagpupunyagiang pag-aralan, hanapin at isakatuparan. Sa makatibaga aking mga inuibig, ang katapatan ng isang adhikain ay siyang ikasusunod at kaunlan ng tao sa kanyang buhay at ito rin ang magiging daan upang makilala niya ang katotohan ng kanyang hinahanap na magkapagpapalaya sa kanya sa lahat ng uri ng karupukan ng kanya. Kung magkakagayon aking mga iniibig ng mundo, inyong pag-aaral sa paturuan ng Espiritismo, makahari ng pamamang maling patuloy. Dito ninyo unang bibigyan ng pagkakataon ng inyong sarili na ang mga bagay na inaakala niyo makabahahad lang at makapagbibigay sa inyo ng alahanin at alagatain ay hindi na ninyo magiging dahilan upang ito ay inyong isagawa at isatuparan. Kundi manapay, mayroon na kayo ng lakas, mayroon na kayo ng tibay, mayroon na kayong adhikain na ang lahat ng magiging balakit sa ikasusulong at kaunlad ng inyong sarili ay taus-puso ninyo isasagawa at malinis na nasain na ito'y inyong mapagtagumpayan sa anumang paraan na inyong magandang. Dahil dyan aking mga inuubo, hindi kayong mga bibigo, sapagkat sinabi nga na kilama, ang sino naghahanap ng katotohanan na ito ay kanyang masusumpungan sa kanyang buhay. At kung kayo ang naghahangad nito sa inyong mga buhay, ay alalahanin ninyo, kayo'y magiging tapat at karapat dapat na umaalinsunod at sumusunod sa dakilang utos na aking dakilang ama na ang pag-ibig ang lagi ng mga ibabaw sa inyong mga gagawin at isasakitipan. Sa makatibagay, nagkakaroon kayo ng pagkaunawa at pagiging matalino na masuri ang lahat ng inyong isasagawa at isasabuhay. Bibigyan ninyo ng kalayaan ang sarili ang maiugit ninyo at magawa yung mga bagay na maghatid sa inyo sa dako paroon at magpapaanta sa inyong kamalayan tungo sa ikabubuti ng inyong kabuo. Ganyan po, ninanasang mabuksan sa inyong mga pangunawa bilang mga mag-aaral na hindi sa lahat ng salalitang tatanggapin ninyo at bibigyan ng kahalagahan ang bawat bagay na inyong masusumpungan sa inyong buhay sa pamamalagi ninyo sa dako ng kalupaan, kundi susuriin ninyong matampat ang lahat ng mga bagay na kung ito'y magdudulot ng kapakinabangan at paghatid sa inyo tungo sa ikaantas ng inyong buhay. Sa makatibaga,
maging matalino kayong tulad ng isang serpiente. Subalit maging maamo kayong tulad ng isang mababa kalapati sa inyong mga kabuuan na ang bahagi ng isang kantasan ay sa iyong unlad at pagiging matapat na mag-aaral sa patruan ng espiritismo na mabakan lahat ng uri ng kahinaan at sarupukan upang siya'y maging karapat dapat tungo sa isang kabanalan. Ganyan po kayo inaakit, ganyan po kayo hinahalina, at ganyan po ninanasang kayo'y makatumpong katotohanan sa pagmagitan ng matapat na hitain na inyong bibigyan laya na ito'y inyong magawa at may sakatupara sa inyong mga buhay ngayon at magpasawalang. Ang walang hanggang papayapaan ang lagi ninyong tag-ibig. Ang walang hanggang pag-ibig ay lagi ninyong pangalagaan. Pagkat ito ang susi, ito ang magbubukas sa inyong pagkakilala sa katotohanan na siyang gabay at adhikain ng bawat isa ngayon at magpasawalang. Muli kong inibahagi sa inyo. Ang walang hanggang karunungan, ibinibiyaya ng dakilang Ama sa bawat mag-aaral at maris sa bawat isa ang pag-iibigan ngayon at magpasawalang. Ang inyong kapatid sa dakilang Ama at Panginoon, Arkanghel Miguel Paan. Thank you po, kapatid na Gloria. Tayo po ay maraming orador sa umagang ito. Tawagin ko po muna ang kapatid na Delphine. Delphine, are you there? Si kapatid na Delphine. Nandiyan ba si kapatid na Delphine? Rose, i-ano mo nga. Sa, ano ba ginamit ni kapatid na Delphine? Yes, na, Del Benzan. Ano? Kanino kapatid siya? Si Del Besanto. Sila po ba si Del Besanto? Del, ito, si Del. Bitanso. 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 Delphine! Bitanso. Oh! Halika na! Nakamute siya, nakamute. Message ko po. Sige. Habang tinatawag natin ang kapatid na Delphine, baka he's somewhere pa. Tawagin muna natin ang kapatid na Beth and then kapatid na Zoraida. Unahin muna po natin ang mga babae. Beth, make it short and concise, ha? Listener lang po si Attorney Pabi. Listener lang po si Sister Sor. Ah, Sister Sor. Okay. Okay, Beth. Okay, good morning po sa lahat. Salamat sa Panginoon at meron tayong internet at tayo nakatanggap ng kanyang biyaya. Ang ating pag-aaral ay nauukol sa kautangan hanggang kailan daw tayo makababayad ng ating kautangan. At ano ang proseso nito. Sa lupa, kapag tayo'y umuutang financially, iba't meron tayong paggagamitan nito. At ang paggagamitan nito sa nakakaunawa, doon sa nakailangan niya na ito'y lalagay niya sa isang mabuting kalagayan. At sa ating sarili, bakit tayo nakakautang? Dahil nga tayo may pangailangan. Ngayon, ano yung proseso na tayo'y nakakabayad na? Di ba nakita natin na tayo umuunti na yung utang natin dito sa lupa? Kailangan kasi meron tayong capability. Meron tayong capability to pay. Meron tayong willingness to pay. Meron tayong conviction. So yung mga katangiang yun, kailangan siyang mag-merge para yung utang natin, kailangan nating mabayaran noong paunti-unti. So, kung tayo umuunti na yung utang natin, di ba nakakaramdam tayo ng ligaya? Sapagkat yung pinag-ukulan natin, no, lagay na natin sa may karamdaman, o sa school, o sa bahay na renovation, nakikita mo na mayroong pagbabago. Kaya hindi naman masama na magkaroon ng utang as long as alam mo kung saan mo ito gagamitin sa magandang paraan. So sa buhay natin spiritually, lahat naman tayo nang galing sa kamangmangan. Actually, ang isang Elizabeth, nakita ko yung sarili ko noon at talaga namang napaka-exe ng patience ko. Ang dali kong mainis. So yung bagay na yon sa aking sarili,
umabot ako ng bakit ganito? Bakit parang mali? O so, alam mo sa sarili mo na meron kang utang, meron sa yung dapat baguhin. So, napakalaking tulong ang ating katuroan para mamold natin yung sarili natin. So, isang biyaya na binibigay sa atin ng kaitaasan na ito'y ating tanggapin. Ngayon, kung ito'y ating matanggap, ang unang alamin natin ay naliliwanagan ba tayo doon sa ating tinanggap? Meron bang liwanag na, kasi generally tatanggapin mo it is a fact eh. Talagang katotohanan to eh. Pero ako pag tumatanggap ng katotohanan, alam niyo mga kapatid, gusto ko, nahihimay ko siya. Gusto ko hanggang doon sa linamnam niya. Gusto ko unti-unti ko siyang naiintindihan. So may liwanag ba na natatanggap ang aking kabuuan? So after yung may liwanag, kailangan tong mag-innate sa aking puso na maramdaman ko siya. Kailangan may emotion na kung may matinag sa sarili ko na itong mensahe sa akin, ito'y para sa sarili ko. Sapagkat ang ibig ng kaitaasan yung ating mga sarili, eh ma-refine talaga tayo na. So kailangan siya mag-innate sa ating mga damdamin. And after nun, magkakaroon siya ng kapangyarihan mula sa isip natin at sa kadamdamin natin. Ano yung huli nating gagawin? Kikilos, of course, tayo. So ang pagkilos natin ng unang kalaban, sarili natin. Ang hirap kumilos ng taglay mo yung pride. Ang hirap magmahal kapag ikaw ay galit. Ang hirap tanggapin kung hindi mo deserve yung iyong tatanggapin. Ang hirap pa tumanggap ng mga bagay-bagay kung ito ay hindi angkop sa iyong quality, sa iyong standard. So ang lahat ng yun ay mga bagay na extra baggage. At kapag ito'y niyakap ng niyakap natin, ito'y magiging mga malalaking utang na siyang sa atin ay magbibigay ng kaligaligan, ng anxiety, ng loneliness. So itong mga ito na kapag niyakap natin, talagang sa atin din babalik. So ano ngayon ang ating gagawin? Ang tanong, ano daw yung mga proseso? Ang sabi ng kabatlayaan, ang kinakailangan ay maiangat natin yung tatlo nating kaangkinan. Ang ating mga pag-iisip ay mabuksan. Ang ating damdamin ay gayon din upang tayo tumanggap ng biyaya. Kasi mas, kung paya pa ang kalooban, yung wisdom mas papasok eh. Mas magaang. So kung nasa layunin na natin, ang isip natin ay bukas, ang damdamin natin ay bukas, of course, ang Holy Spirit ay mas bukas para sa ating lahat. So, Lord, gabayan niyo po ako kung anong aking gagawin. Nangyayari yan sa akin, anong aking gagawin? Ang pinagpapasalamat ko bago pa maganap ang isang problema, napapanaginip ko siya. So meron akong kahandaan. Meron akong kahandaan na pinaprepare na niya ako, Lord, ano itong darating sa akin. Alam ko naman na ako'y iyong iniaangat, ako'y iyong pinoproseso, ako'y iyong nililinis. Tulungan niyo po ako na ito'y aking magawa. So, thank you. Thankful ako sa bagay na yon sapagkat kapag ang ating palang sarili ay nakakabayad ng unti-unti, kasi sabi ko nga, little by little, it becomes a lot. So, yung bagay na yon, pag nakikita mo na sa sarili mo na meron ka ng transformation ng kahit konti, pag nagsalita yung kapwa mo, pumukol sa'yo, hindi ka na ganun nasasaktan. Wala nang ouchie, hindi ka tulad nun, nag-hyper ka na, nasasaktan ka na, pupukol ka na, mas mabigat. So, tatahimik ka na lang. May mga times na mas mabuting tumahimik. Okay, mabuti ang magsabi ng tama, pero may mga pagkakataong mabuti ang tumahimik. So, may mga bagay na makapagpapabago sa atin. So, yung mga sign na yon na nagdadala sa atin ng kapanatagan, masaya tayong matulog sa gabi, payapa, wala tayong mga alalahanin. Ito yung mga sign na tayo na ay unti-unti nang nakakabayad sa sarili nating gawang kautangan. Usually, sarili yung gumagawa ng kautangan eh. Kaya tayo nagkakaganito. Nag-physically sa sarili ko, nagkasakit ako dahil ang sarap-sarap ko, favorite ko matamis, ayong bawal. So, kailangan mo i-discipline yung sarili mo. Iwasan mo to para ka gumaling. So parang ganun. Yung sarili mong gawa, gagawa ka ng hakbang para mo mapagaling kung ano yung kahinaan mo. Kahinaan mo nun dati ang iksi ng temper mo. Ngayon, of course, masaya ako, Lord, thank you po dahil hindi ko ito magagawa kundi dahil sa Panginoon.
mahaba na yung temper ko. So yung mga ganon na mga pamamaraan ay at dapat nating ipagpasalamat. At si Dimas nga, napakasalbahe. Sa kahuli-hulihan, nabuksan yung unawa niya, nabuksan ang puso niya, maging ang kalooban niya. At dahil, isasama siya ng Panginoon sa kanyang kaharian. Magandang tanghali sa inyo. Thank you, Beth. Apa. Delphine, are you there? Wala pa rin? Sige, tawagin natin ang kapatid na Baham. Magandang tanghali po. Ganda. May audio po ako, kapatid na Yoli. Oo, loud and clear. Maganda po yung ating pag-aaral sa ngayon kasi kung pag-uusapan natin, parang ang sarap pakinggan po. Pero yung mga bagay na kailangan, napakahirap unawain. Yan po talaga yung katotohanan sa ating pag-aaral. Dahil sabi nga po, tayo ay noona ay mga mangmang. Ngayon po, ang tinatanong po ng paksa ay kung paano ang mga proseso na ating dapat gawin. Una po, ang aking maliit na pang-unawa, ang masishare ko lang po yung sinasabing magtiis. Kasi po, kung ang tao ay wala sa pagtitiis, ay mahirap po tanggapin ang mga bagay na ito. Sapagkat wala ka na nga pong pang-unawa, hindi ka pa mapagtiis. Kaya binanggit ka nilang kabatlayaan, ano ang maganda? Yung nakakaunawa ka na magagawa mo o yung hindi ka nakakaunawa pero nagagawa mo? Marami pong aspeto sa buhay natin yan. Ngayon po, bilang isang mag-aaral sa espiritismo, nakita ko po yung binanggit ng batlaya kanina, yung buksan yung damdamin, buksan yung kalooban, at yung isang buksan yung isang kamalayan ng pag-iisip. Kasi po, ito po yung napakahalaga na sa pag-aaral sa espiritismo. Yung naiugnay natin yung ating sarili sa isang pag-aaral kung saan itinuturo yung paano nga ba tayo maging malaya. Kasi isang bahagi rin po ito ng kalayaan sa atin na magawa natin yung mga bagay na mabuti. Di ba yun nga po ang kalayaan natin? Yung magawa natin mga bagay na mabuti. Pero kung hindi natin nauunawaan yung mga bagay na tulad yung bayad utang na yan, parang ang hirap kong gumalaw. Gaya ng sinabi ng kapatid na Beth, mahirap kumilos. Hindi mo mapag-unawa sa sarili mo kung saan mo ilalagay yung sarili mo sa mga bagay na nararamdaman mo, naiisip mo, at yung pagtanggi. Yan ang malaking bagay na nakaka-apekto sa atin, yung pagtanggi. Kaya sa espiritismo, ibinabahagi sa atin yung laging pagpapasalamat at lang ang higit yung pagtitiis at yung pagtanggap. Isang malawak na pagtanggap. Sa totoo lang po, mahirap po talaga yan. Sabi ko nga po, ang sarap pag-usapan, pero ang hirap unawain. Lalo na kung ikaw na yung nakasalang doon. Marahil, kung hindi panahon ng pagtitiis pa ng isang bayad utang ang panahon nito para sa'yo, at sa ibang panahon pa, kasi panahon po ang pagbabayad ng utang eh. Misa nga, sinasabi ng mga kabatlayan, mula ng kabataan, mula ng iyong pagsilang, hanggang sa magpamilya, hanggang sa tumanda, magkaapo. Sa iba-iba't panahon dumarating po yan. Kaya ang sabi ng kabatlayaan, ngayon na naunawaan natin mga bagay nito, dapat lagi tayong handa. Kasi paghahanda, napakahalaga rin po yan. Kaya hindi tayo buhibito sa isang prayer. Kasi yung isang prayer, kung nasira nung kanina, sa gabi, mabubuo natin. Kung hindi tayo lulubugan ng araw. Kailangan mabuo. Yung pangkahalagaan ng prayer sa para sa akin pagkaunawa. Kaya yung proseso ng sinasabing pagbabayad ng utang ito, yung narinig ko kanina, yung pagbubukas ng isang damdamin, pagbubukas ng kalooban, at pagbubukas ng isang kamalayan ng pag-iisip. Ngayon, ang sa akin po, sa isang termino na salta nito, isa lang pong ibig sabihin sa akin, pagkakaisa. Meron po kasi yung naalala nung nakikinig ako na sa isang kabatlayan, ang sabi niya, kung magtitiis ka, tama kaya ang masasabi mo ikay nagtitiis? Kung ang iyong kalooban ay nasasaktan, ang iyong damdamin ay nasasaktan, ang iyong isip ay magulo,
at ang iyong kalooban ay hindi matanggap ang pangyayari. Tama nga bang masabi ng PTS? Pwedeng masasabi natin sa labi, nagtitiis tayo. Pero ang tama palang pagtitiis ay yung isang malawak na kaunawaan na itinuturo sa espiritismo. Oh, sabi ko nga po, sa ako po, hindi ko po sinasabi sa sarili ko, ang buhay ng tao ay hindi parang isang pelikula na may katapusan. Habang nabubuhay tayo rito, kung ano man yung mga bagay na pagdadaanan natin, walang katapusan yan. Ang katapusan yan, yung nandun na tayo sa hukay. Hindi ito isang pelikula na buhay yung bida, magaling yung bida, at tapos na. Hindi po ganun. Kasi po, para tayong gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ganyan po ang ano sa atin, para tayong ano yun. Isang bagay na inilagay rito, yung gaya na sinasabi ng banal na kasulatan, dinadalisay na ginto. Ganun po ang kalagayan ng isang taong nakakaunawa. Eh, nakakaunawa po, nire-refer ko to sa nakakaunawa, hindi po sa, hindi pa nakakaunawa. Kasi hindi pa natin nauunawa kung anong pagdadalisay. Pero sa atin, malawak na yung kaunawaan natin din dahil inaaral sa atin lagi na para tayong dinadalisay na ginto. Kaya nga minsan sabi ko sa aking sarili, kung ano man yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa, sana ipaisip sa akin, sana yung mabigyan ko ng katuparan, hindi man po lumabas sa aking bibig, pero magawa ko yung sa aking sarili, sa aking kabuuan. Yung kahit na hindi ako magsalita, gumagawa na lang ako. Parang kumbaga sana yung itong limang sentido ko nito, maging yung aking kaunawaan, ang sinasabing nasa kaantasan eh, wag nang mamalagi sa akin, kundi matutunan ko ng yung limang sentido na to ay supilin. Sapagkat ito yung nakakaapekto sa ating mga tao, yung ating mga limang sentido, hanggat bukas ang ating mata sa mga bagay na hindi maganda, bukas yung ating bibig sa mga bagay na ilalabas na hindi maganda, ay pag-aralan lang natin supilin para hindi na tayo makapangutang pa. Nagbabayad na tayo sa isang bagay na nauunawaan natin at hindi na tayo nakakapangutang sa mga bagay na ipinaunawa sa atin ng mga batlaya. Yun lamang po, kapag na Yuli, maraming salamat at magandang hapon po muli. Di po. Maraming salamat kapatid na Baham sa iyong ano pag-share sa atin sa paksang ito. Tawagin Delphine, are you there? Mukhang wala si Delphine. Tawagin po natin muted po. Unmute lang siya. Unmute. Brother Del, mag-unmute ka. Naka-mute lang po siya. Oo nga. Delphine, naka-mute ka po. Pero daw, click mo yung ano yung microphone sa ilalim ng screen mo. Baba ng screen mo. Pagdibigin na kay Kika. Oh, pero wala siya. Nandiyan ba? Although nandiyan ito sa ano, pero nasa baba ng camera. Hindi naka-open yung camera niya. Uh-oh. Naka-open. Naka-open? Bakit dito hindi? Nakikita mo siya? Okay. Oo. Kaya lang naka-mute siya. Naka-mute. Oo, naka-mute. Kaya hindi natin siya madinig. Hindi kaya na tayo nadidinig. Hindi ko alam. Delphine! Yuhuu! Naka-mute ka po. Naka-mute po. Mesenyas. We can't hear you. Hindi ka na marinig. Pindutin niyo po yung microphone sa ilalim. Miss na namin ang iyong ano pagpapahayag. Matagal na hindi ka namin nakikita at nadidinig. Kami na... As far as I am concerned, ewan ko kay kapatid na Diana, siguro nag-a-attend ito sa iyo. Opo, he started again. Brother Del, just
Click the microphone, Brother Del. Sa baba ng iPad mo. Ayan. Andiyan siya? Ayan. He left the call po. He's probably going to log back in. Ayan na siya. Dito, ba't di ka na nangyayon? Nakamute ka rin yung mic niya. Bakit bang? Pwede mo na yun. Brother Del, look at the different icons sa ilalim ng iPad mo. Click on the microphone. Teka, tawagin muna natin ang kapatid na Paul habang inaayos ni kapatid na Delphine yung kanyang ano, yung kanyang computer. Oh, nandito pala si kapatid na Emil. Paul? Oh, he's not. Oh, ikaw muna, Paul. Short sige na po. Para bigyan natin okay. Time si kapatid na Emil. Okay po. Ang proseso ng pagbabayad utang. Sa simula, mangmang, nagkakasala, nagkakamali sa kasalanang hindi niya pa nalalaman kung ano yung kanyang pagkakamali. Kaya nga mangmang. Sa mga karanasan at mga hiwati ay natututo ang taong hanggang sa gabayan na siya at nalaman niyang siya ay may bahagi ng pagkadyos at espiritu at nalalaman niya na meron na siyang mga kaalamang dapat na alamin. No? Sabi, ang ignorance excuses no one. Kasi gawa na ang batas eh. Kung ang batas ay nararayaan na, kung anuman ang nasa sa batas ay matutupad. Kung nagkakasala ay parurusahan, o sa bawat pagkakamali ay may pagbabayaran, kahit na hindi sa pagkaalam ng mga pagkakamali, ay magbabayad. Dangan nga lamang, ang lagi nating naririnig sa ating pag-aaral, ang nakakaalam ay pakakapaloin. Ibig sabihin, mas malakas ang palo doon sa nakakaalam. Doon sa hindi nakakaalam, medyo slight. No? Meron pang ano siya, kaunting tolerance. At sa bawat gampaan yung gagawin ng isang tao, kung meron ng napag-alamang kung ako pala'y gumawa ng mali ay masasaktan ako, kung ako'y nagkakasala pala ay meron bumabalik sa akin at sa pagtuturo na din ng mga banal na espiritu, nalalaman sapagkat nalalaman na ng tao na siya ay may bahagi ng espiritu at may bahagi ng pagkadiyos, ay malalaman na ng tao mga paraan kung paano ito maiiwasan. Sapagkat iyan ang adhikain natin ngayon na maiwasan ang hirap at mga tiisin. Pati na hindi lang ating mga pagtitiis, kundi ang mga pagtitiis na rin ng ating mga kapwa. Ayan ang ano natin diyan, ang interest natin diyan, no? Na gusto natin na maitsan ang lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, mga tiisin, mga paghihirap. At sabi sa aklat, according to Spiritism ni Allan Kardec, atonement is always a test, but a test is not always an atonement. Na ang lahat ng mga pagbabayad utang ay bahagi ng pagsubok. Ngunit may mga pagsubok na hindi bahagi ng pagbabayad utang. Ibig sabihin, tinetesting lang kasi nabanggit din ng kapatid na Dayan to kanina. All the learnings, you have to put it to the test. To test. Para malaman nga naman kung ang natutunan ay magagampanan na. Kaya ng gampanan na mayroong pagtitiis, mayroong pagsasalamat, at bukal sa loob na tinatanggap. Na ito ay isa ng kasiyahan sa kanya kung ang suffering niya ay at pagdurusa ay
because of the pledge of duty na mga sinumpa ang tungkulin mula pa sa himpapawid at para sa ikasusulong ng sangkatauhan, ito ay kasiyahan na at kapayapaan para sa kanya. Na ang lahat ng mga tinitiis at pasanin at tulad ng nagampanan ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi na pala ito pagbabayad utang kung hindi ito ay isang test para sa isang another level of progress ng isang espiritu na ang lahat ng mga upang ito ay maiwasan o pagtiisan ay kinakailangan we need to learn and we should learn. Kinakailangan tayong lahat ay matuto. Na lahat ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ano ang tama at mali, na ito ay siyang upang maiwasan natin ang mga pagkabayad ng mangmang, no? Na kailangan pala natin ng pagbayad marunong na upang hindi na muli magpagbayar ng pagbayad mangmang ay upang maiwasan ng mga pagtitiis ay kinakailangan pala magbayad tayo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa ng mga tungkuling ating sinumpaan mula pa sa himpapawid na ating dapat nagagampanan na ito yung mga pagbabayad matalino na kung, sabi nga, napagbayaran na natin lahat ng ating mga kasalanan, ano pa ang nalalabi? Kung bayad na tayo sa ating mga kasalanan, meron ba tayong pagbayad ng impyernong walang hanggan? E napagbayaran na natin? Di ba sabi, hanggang kahuli-ulihang belis ng iyong pagkakautang ay iyong pagbabayaran. Eh kung nabayaran na, ano ang mangyayari? Hindi ba yan dapat maging katanungan? Kung nakalagay sa banal na kasulatan, babayaran ang lakahuli-huli ang belis ng pagkakautang. Eh kung nabayaran na, ano ang mangyayari? Patuloy ba siyang susunugin sa impyerno? Na walang hanggan? Eh, ba, dapat nun. Kung nakabayad na, mayroong mangyayaring iba naman. Hindi naman yung halang hanggang pagbabayad. Na ang ibig sabihin ay walang hanggan ng pag-ibig ng Diyos, na tayo ay hahanguin, or God has a good plan for us and not to harm you, but to survive you, you know, to prosper you, na para tayo daw ay paumdarin. Hindi tayo papagdusahin. Na kung tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan, mga pagkakamali, ito naman ay magiging proseso ng bibigyan tayo ng mga pagkakataon upang tayo ay makapagbayad marunong. Hindi patatawarin ng wala tayong gagawin. Kung hindi tayo ay, kung tayo ay hingi ng mga pagsisisi, tayo ay bibigyan ng mga pagkakataon upang makagawa ng pagbabayad marunong at ating mapagtiisan ng mirong ngiti sa mga labi ang lahat ng mga pagdurusa na ating susuungin. Sapagkat ito ay kailangan na hanggang kahilingang belis ng ating pagkakautang, pagkakamali, pagkakasala, hindi pagtalima sa ating mga sinumpaan. Sapagkat sinasabi ang nakakaalam ng mabuti at hindi niya ito ginawa, ituturing na kasalanan ito para sa kanya, ay kinakailangang magampanan. Maibsan, maisakatuparan upang ang lahat ay ng ating pagpupunyaga ay masulong tayo ang ating mga espiritu pati na ang ating sa ating mga nakikipag-aral at nasa paligid at ang ating mga kapwa. Isang maganda pag-aaral sa lahat. Thank you, kapatid na Paul. Emil. Isang magandang umaga po, tanghali sa bawat ating mga kapatid. Delphine, kapatid Diana, sa lahat po ng ating mga kapatid na ngayon po ay nagbibigay ng panahon
Una po ang pagpasalamat muli sa dakilang Ama at sa Panginoon sa biyaya at gabay sa buhay. Nabanggit po ang bahagi ng isang aralin na talagang meron po ng kinalaman. Ito po yung sinasabi nga sa mga kapatid na kailan ba talaga tayo makababayad? At hanggang kailan ba itong gagawin natin na pagbabayad? Sapagkat ang bahagi po ng pagbabayad ay mayroong kinalaman sa uri ng batas. Batas ng isang kaluluwa. Batas ng isang espiritu. At kung meron po ng mga batas, nahandyan din po yung sinasabi at aking narinig sapagkat ibig ko lamang po na ito ay dagdagan. Meron pong mga trials at meron din na mga test, no? May mga pagtitiis, lahat po ng bagay. At sabi nga po ng isang kapatid, kung alam natin at bahagi itong uri ng pagtanggap, sapagkat magagawa lamang po natin na matanggap ito kung atin pong naunawaan na lubos. Sapagkat tayo po ay narito sa pag-aaral ng Espiritismo, siguro po marahil ay hindi maaring hindi tanggapin ng bawat isa na tayo po ay bahagi ng pagka-Diyos na ito. At yung kalagayan po ng ating pagtanggap na tayo muling ibinulusok sa lupang kapatagang ito upang dito'y ganapin ang maraming bagay. Una, sa sinasabing kalagayan ng kanyang sarili, yung pagkilala. At ganun din sa kalagayan kung paano ang batas. Sapagkat ang sinasaklaw po ng batas, hindi lamang po dito sa lupa, lalong higit yung batas na mayroong kinalaman mula sa kalooban ng Diyos. At ito po ang uri ng sinasabing batas na maglalagay upang hindi natin magawa ang maraming bagay na dapat nating tungkulin. Katulad ng aking narinig, kung tayo may utang, anong capacity at capability na makapagbabayad po tayo? Subalit naroon ang mga turo at utos sapagkat ito man ay batas. Sabi nga, mapapalad yung mga maamo, mapapalad yung mababang loob, mapapalad yung sinasabing maging sa inaalimura, mapapalad yung humahanap at nagugutom pagkat bubusugin nila ng katwiran. At kung tayo nga ngayon ay nakadarama nung bahagi ng mga kalagayan sapagkat muli sa katangian ng sa atin ay tinanggap mula sa pag-iisip, damdamin, sa kalooban, ang lahat ng ito ay sadyang kinakailangang gumanap sa kalagayang magdadala sa kanya upang maunawaan niya ang maraming bagay. Sapagkat muli sa pag-aaral natin, sabi nga, hindi raw po tayo aalis hanggang sa pumaroon ang ating sarili dun sa isang tunay na pagbabayad. Ano pong ibig sabihin nito? Sapagkat kung ating ang naunawaan sa maraming bagay na sa atin ay tinuturo, ang lahat ng magagandang bagay ay inilalahad. Subalit naroon din ang uri ng paglalaban at pakikipaglaban ang sinasabing sangkap ng ating kaluluwa. Sa pag-iisip, halimbawa, sabi nga, kung tayo raw ay nag-iisip ng hindi mabuti, nagkakasala tayo. Kung tayo raw ay dumarama ng nagiging laban, sa sinasabing uri ng pagtanggap, nagkakasala tayo. Ang bahagi ng isang kalooban ay ginaganap at hindi ito kalooban ng kaitaasan, nagkakasala rin tayo. So maraming bagay ang dito ngayon ay ipinatatanaw. Kung anong bahagdan at hakbang na dapat gampanan ng bawat sa at ang sinasabi ko, ito'y sa lahat. Una nga po ang aking sarili. Sapagkat nariyan ang uri ng aralin at pag-aaral upang dito'y timbangin natin, katulad ng aking narinig, maging ang uri ng sangkap. Ang mata, kung ito'y makapagbibigay wari ng isang tisod, tukutin daw. Ang kamay, ganun din, putulin upang hindi mahawa ang kabuuan.
ang sinasabing kalagayan isang pagkatao. Maraming uri at maraming bagay na sinasabi upang dito'y pigilan at pigilin. Ang bahagi na hindi nga makinabang ang uri ng mga turong ito at larawan ng sinasabing mga batas upang hindi natin maganap. At ang lahat ay naroon sa sinasabing uri ng kanyang pagkaunawa at pagtanggap sa bahagi ng kanyang naunawaan at naaintindihan. Subalit ito'y hindi ganap sapagkat kinakailangan pa rin na ito'y makita niya kung samantalang dumarating ang lahat ng uri ng mga pagsubok sa lagatayin at karanasan. Upang dito'y hindi natin maunawaan kung paano nga gumagawa ang kaitaasan. Upang ang bahagi ng lakas na sa atin ay ibinigay mula sa sangkap ng isang kaluluwa ay mailagay natin sa lalong higit na mabuti at karapat dapat. At hindi baga ngayon, ito'y isang malinaw na dahilan kung bakit nga. Sabi nga, paano tatanggapin ang isa? Tayo nga ba yaong asin? Tayo nga ba yaong ilaw? Tayo ba yung magbibigay ng liwanag? Upang dito'y hindi makinabang ang bawat ating kapwa. Sapagkat ito ang tungkulin na dapat nating gampanin. At ang bahagi ng isang pagbabago sa kalagayan ng isang diwa at maging sa uri ang sinasabing kalagayan ng isang damdamin sapagkat meron ang pag-ibig na dito sa atin ay dapat mailuwal. Hindi bagat katotohanan, matatanggap natin ang maraming uri ng kalagayan na dito ngayon ay magpapaunlad kung ano nga ang bahagi ng kalooban na sa atin ngayon ay ipinauunawa. At ito marahil ang isang uri ng tunay na pagbabayad sapagkat kinakailangan na hanggang sa kahuli-hulihan matanggap natin na tayo ay bahagi ng pagka-Diyos. Oo nga tayo narito sa lupa, subalit lalong binibigyan ang pagkakataon sapagkat ang pakikibaka natin kung samantalang tayo nasa lamat, sinasabi ng Apostol Pablo, nasa sa atin na ang kalagayan ng kahinaan, subalit naroon naman ang kalagayang ibinibigay ng kaitaasan upang tayo lalong maging malakas sa kalagayan ng sinasabing kahinaang dala ng kalagayan ng lamang ito. At ito ang uri, ang kalagayang sinasabi natin na bahagi ng isang pagpapasalamat sapagkat naunawaan natin ang bahagi ng mga tungkuling ito upang dito'y maganap natin sa tunay na kalooban ng kaitaasan na tayo nga ay merong isang uri ng hirang na kaloob ng Diyos na tayo gumagawa at gumaganap sa tunay na kalooban ng kaitaasan. Muli, magandang tanghali po sa kanilang lahat. Thank you Emil sa pag-share mo. Si Delphine, okay na ba? Hindi pa rin niya na-unmute? Na-unmute pa din eh. Oo. Wala ba kasama si Delphine doon? So tawagin muna natin kapatid na Elena. Elena. Opo. Nandiyan ka? Oo. Magandang umaga po sa ating lahat at salamat po muli at ako'y nakadalo sa ating pag-aaral. Tapangin ko na lamang po para mas mabilis po. Sabi ng Diyos, sa sandaling isilang kang umiiyak sa mundong ito, sinimulan mong gampanan ang iyong tungkulin. Para sa plano ng Diyos at sa kanyang ordinasyon, ginagampanan mo ang iyong papel at sinisimulan ang iyong paglalakbay sa buhay. Ano man ang iyong pinagmulan at anumang paglalakbay ang nasa iyong harapan, walang makakaiwas sa mga pangangasiwa at pagsasaayos ng langit at walang sino mang may kontrol sa sarili nilang tadhana. Dahil siya lamang na namumuno sa lahat ng bagay ang may kakayang gawin ito. Mula nang umira ng tao, iyon na ang ginagawa ng Diyos na pinamamahalaan ng sansinukob, pinangangasiwaan ang mga panuntunan ng pagbabago para sa lahat ng bagay at kung paano gagalaw ang mga ito. Tulad ng lahat ng bagay, tahimik at hindi alam ng tao na pinalulusog siya ng tamis at ulan at hamog mula sa Diyos. Tulad ng lahat ng bagay, hindi alam ng tao na nabubuhay siya sa ilalim ng pangangasiwa ng kamay ng Diyos. Ang puso at espiritu ng tao ay nasa kamay ng Diyos. Lahat ng tungkol sa buhay niya ay namamasdan ng mga mata ng Diyos. Naniniwala ka man dito o hindi, anuman lahat ng mga bagay, buhay man o patay, ay lilipat, magbabago, magpapanibago at maglalaho alinsunod sa mga iniisip ng Diyos. Ganito pinamumuna ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya po, sa huli,
ang buhay po, ang tunay na kahulugan ng buhay ay ang makilala natin ang Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat. Thank you, kapatid na Elena. Delphine, I'm calling you again. Okay ba? Asa na si Delphine? Naka-mute. Naka-ano pa rin? Mute? Nawala po. Nawala na si Delphine. Anyway, gusto ko rin po kasing bigyan ng pagkakataon ng mga talaytaya mag-sharing. And sa akin lang po, katulad ng sinabi ng mga banal na batlaya, ang buhay po ang ating inuusad sa ating kabuhayan. Itong buhay na ito na binigyan, napaka-importante. Yun po ang laging nasa isip ko, napaka-importante po na atin mga tao sa Diyos sapagkat sa atin binigay ang lahat ng biyaya niya. Tayo ay mayroong parting lupa o materya at may parting espiritu. At sa pamamagitan nito, doon po tayo tumatalima. Kaya napaka, ito po mga bagay na ito na sa pamamagitan ng tulong ng mga banal na batlaya, paano po natin maiintindihan ang mga hiwaga na dinadala ng ating mga karanasan sa buhay kung hindi po na ipapaliwanag ninyo. Kaya masasabi ko po na napakaswerte natin sapagkat natagpuan natin ang isang katuruan na kung saan ay wala pa man tayo sa kabilang buhay ay ipinapaliwanag na ang kalihiman ng buhay. At nasa sa atin na po yun, sinabi nga, meron tayong freedom, meron tayong will upang sa ganon ay tanggapin ito at matuto sa ating mga karanasan. So, all in all, di po ba napakaganda ng buhay? Ang sabi ng Diyos, wala naman siyang gustong mapahamak sa atin. Subalit, ito na rin ay ating mga kagagawan sa ating, yun nga, pagkukulang, pagkakamali, na dahilan sa mga karanasan na ito, natututo po ang bawat isa sa atin. So, maraming salamat po muli sa inyo pong pag-share ng inyong mga panahon at oras sa akin sapagkat sinabi ko po na gusto kong i-dedicate ang session na ito, ang araw na ito para ating alalahanin na mayroong isang espiritista na nabuhay at nag-share ng kanyang time, ng kanyang panahon at yung mga huling bahagi ng kanyang buhay ay talagang nag-research siya at gumawa ng mga libro na hindi pa nalilimbag sapagkat niyakap po niya ng mahigpit ang katuluang ito na kanyang pinaniniwalaan na siyang magliligtas sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya po nagpapasalamat ako sapagkat nabahaginan po ako ng katuluang ito at itong ginagamit po namin upang manindigan sa mga pagsubok sa buhay. So, dahil po dito ay bigyan ko po ng pagkakataon ng mga talaytayan. I want to hear kung ano po ang inyong what do you think sa ating topic sa umagang ito. Kapatid na Joji, baby, kapatid na Joanna, kapatid na Diana, ano po ang inyong masasabi sa ating paksa? Ano pong natutunan ninyo? Magandang tanghali po sa lahat. Katulad po na ating narinig na isa sa susi upang yung mithiin ng bawat Chaloloy makaalis siya doon sa kanyang naging kautangan, talaga yung maraming pagbabago. Pagbabago mula doon sa tatahaki ng kanyang mga paat lalakaran, doon sa sinasabing ko ang kamay paggawa, magbabago ka ng uri ng paggawa na kung dati, alam mo na, yun ay mabuti. Pero sa kasalukuyan na karanasang dumating sa'yo, mas meron pa palang mas maganda doon sa una. Hindi yun ang lalakaran mo tungo sa pagbabago. At yung mga unti-unting pagbabago tungo doon sa layunin nating hindi lamang ang ating sarili ang makinabang,
pati na yung may nangangailangan ng makinabang, eh kung titignan, larawan na rin yun na maaaring ilagay na maging kabayaran sa mga pagkakautang. Doon naman tayo dinadali yung bawat karunungan sa atin ay tinuturo. Eh paraan na rin yun kung talagang ang pagkaunawa natin eh susulong tayo at uunlad, yun ang ating gaganapin. Hindi tayo manatili doon sa kung ano na tayo noon eh hanggang ngayon eh, ganun pa rin tayo. Talagang ang susi, magbabago ka na. Para bang damit. Eh luma na nga yung damit mo eh, ano't nananatili ka pa rin sa lumang damit mo. Eh di bali nga kung luma, kung malinis, eh kung luma na, punit-punit pa, wasak-wasak pa, eh mananatili ka pa ba doon? Eh di magbis ka na, bihisin mo na, alisin mo na, sapagkat tinuturo naman sa atin yung kapamaraanan ng pagbabago, kapamaraanan ng paglilinis, kapamaraanan ng paano mo matupad yung ikasusulong at ikaluluwalhati ng isang kaluluwa. Manatili tayo doon at magpakatibay tayo doon. Yun lang po. Marami pong salamat. Ako po ba? Attorney, naka-muted po kay Attorney Fabia. Attorney Yoli, muted po kayo. Marinig ni ano? Joanna, ikaw muna bago si Baby. Sorry. Magandang tanghali po sa lahat at mabuhay na paggawa. Ang sa akin po siguro yung siguro para sa kalagayan ko na kinakailangang aware ako dun sa conscious ko. I'm consciousness aware dun sa paligid ko. Kasi baka kailangan laging gising eh. Gising tong kamalayan na to. Gising, bukas, at may kapasidad na pumatungo sa isang pagbabago. Kaya ako po nasabi na magagawa po lahat yung mga bagay na gaya ito yung pagbabayad ng utang at sana nga po hindi na makautang. May kapasidad ba ako para mabayaran yun? Sa ngayon na ako'y conscious na conscious, gising na gising ang kamalayan ko at sensitibo ako sa mga paligid ko. So kailangan maging be sensible enough, the conscious of ourselves, para makilala natin ano ba talaga ang dapat kong maging takbuhin, ano ba dapat ang maging paningin, ano ba ang dapat kong maging pagtanggap sa mga bagay, sa kalikasan, sa tao, sa lahat-lahat, higit sa aking sarili. Yun po yung magkakaroon ako ng paghakbang kung paano ko hindi na po yung makabayad eh. Siguro mahabang proseso pero ang lahat po ay binibigyan ng biyaya ng pagkakataon. Sa pagkakaroon po ng biyaya ng buhay, magagawa po natin kung nandito pa tong buhay na to sapagkat ang dala nito ay paghakbang at pagbabago sa lahat ng inananais at binabalak natin na magampanan at tungkulin sa buhay na ito, sa buhay na ngayon at sa oras ng ngayon. Yun lamang po at magandang umaga po. I will call on you, Delphine, ha? Oh, kapatid the baby, nakamute ka. Ah, sige. Ayan po. Magandang tanghali po sa lahat at magandang gabi doon sa nasa ibang bansa. Maikli lang po yung aking pong pangunawa para hindi na po ako makagawa pa ng hindi dapat at hindi ko na rin ito madagdagan. Pag-aralan ko po at balikan, ano ba yung lifestyle na ginawa ko noong nakaraan? So, kung makita ko yun, na hindi pala naging tama yung naging lifestyle ko, ngayon, baguhin ko ang aking lifestyle. Dahil kapag binago ko ang aking lifestyle, magiging smooth na yung aking magiging pakikipamuhay. Kasi magiging iba na siya. Na sa pagbabago ko po ng aking lifestyle, yung unti-unti, yung nakita ko noon na ang ibinungay hindi maganda, yun po yung babaguhin ko at hindi ko na idadagdag pa uli at ibabalik pa uli
sa ginagalawan ko ngayon. Kasi marami po ganun eh. Gusto niyang magbago, pero hindi rin niya maalis yung ginagawa niya noon na ang ibinubunga ay hindi tama. So, yun po yung sa akin. Pagbabago ng lifestyle. Maraming salamat po. Thank you, baby. Sino pa? Kapatid na Diana. Ang akin po eh, to quote you, Rabindranath Tagore, sabi niya po, the most important lesson that man can learn from life is not that there is pain in this world, but that it is possible for him to transmute it into joy. Karamihan po, pag nameranda po tayong battle ng mga may sakit ang asawa natin, stage 4, anak natin nagdroga, nawalan tayo ng bahay, nawalan tayo ng trabaho, we tend to quit. Kaya po, hindi po tayo nakakapag-progress dahil po sa mga challenges na sinasabi natin hindi natin makayanan. So, I hope bigyan niyo lang po ako ng a few minutes. I just want to read to you the poem entitled Don't Quit. When things go wrong as they sometimes will, when the road you're trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is strange with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a failure comes about when he might have won had he stuck it out. Don't give up though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt. And you never can tell just how close you are. It may be near when it seems so far. So stick to the fight when your heart is hit. It's when things seem worst that you must not quit. So marami pong salamat kay Hermano Romeo Pavia dahil hindi po siya nag-quit. Dahil po kung nag-quit po siya early on, then hindi po mapapass on yun pong gem kay Sister Attorney Yoli. At wala po tayong lesson ngayon that talks about yun pong proseso pa paano po ma-advance ang ating buhay. And ready na po yata si Brother Danny! Oo nga. Ayan, meron ng sound si Kuya Delphine. May sound na? May opo, sound na? Opo. Oo, ano nangyari sa'yo? What happened to you? Okay. Oh, long time no see. Nice to see you. Yes. Ah, the gang's all here, ha? Talagang nandito kayong lahat. I miss you so. Opo. So, ano pa ba masasabi ko? Everybody speak out about the topic. Ako po, sa 75 na ako, Yoli, 75 na, and hindi ko alam. Here? Saan ka ba? Are you in the States o nandito ka? Hindi. Nandito lang ako sa Nubaliches, Caloocan City. Oo. Siguro dahil sa lakas ng hangin eh, mahangin, I don't know kung nawawala ang... Well, anyway, yung topic ngayon parang hindi ko na gustong balikan pa kasi when I made a choice na siguro 50 years ago that I want to be a part of this simula in spiritismo, choice ko na yun eh. So slowly but surely nalalaman ko ang lahat na dapat na gawin ng isang mananampalataya at manggagawa. Well, tapos nagkaroon ako ng chance, siguro sa pamamagitan ng mga karamdaman, dumarating sa atin yan eh. So yung karamdaman maaring, I know, pagbabayad utang din yan, sapagkat siguro masyado natin inabuso katawan natin, kaya binigyan tayo ng bahagi ng pagkakataon muli. Tapos yung change, I know everybody at 75 years old, I am a change, I am a better person than before. Talagang aaminin ko po. Napakarami kong mga frustrations, napakarami kong mga disappointment, discouragement, even I am at the top noon, ng pangulo ako. Kasi I know, akala ko bilang isang leader, I can change people eh. Yun ang pagkakaakala ko. Kaya dumarating yung mga hindi magandang mga kaugalian ko, na nagiging outspoken ako, nagiging masyado akong, well, talagang nakakatisod ang mga statement ko. Pero at this time, parang ang paniwala ko,
kung paniwala nyo, God is not a fair weather being. He doesn't offer His love and comfort to you only dahil you are doing everything right. Ang alam ko, we don't have to earn His loyalty and we won't lose it just because we made a mistake. Ang Diyos, pag-ibig yan, nasa Kanya ang kapatawaran, wala sa atin. Kung nagkamali tayo, papatawarin tayo, bibigyan tayo another opportunity, pero hindi dahil na gumagawa lamang tayong ng mabuti. At ang mabuti, sabi nga, mabuting karapat-dapat. The Lord will always guide us. He will satisfy all our needs. Ngayon na nandito na po ako sa twilight, do I have to say twilight of my life? Ano pa ang gagawin ko? Kundi siyempre, magpa-promise na lamang ako, magko-commit. Parang covenant na, Lord, give me more time. Kasi baka kulang yung 50 years eh, na pinagkaloob mo sa akin, patuloy pa rin ako nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan, pero wala na eh. Pero nagkaroon nga po ako. Dahil hindi na ako nag-a-attend ng mga services like this, lalo yung mga face-to-face. Gayong, when I was in Manila, bababa lang po ako, nandun na po yung Sentro La Paz, pero tinigilan ko rin yan. Dahil siyempre, at the back of my mind, ayun, isang pagbabayad utang yan, na isipin ko na paulit-ulit lang naman eh. Ever since no araw, ganyan ang mga sinasabi ng kabataan eh. Kuya Delphine, paulit-ulit lang naman yan. Mga sinasabi na, eh, sabi ko, paulit-ulit, because He is reminding us na wala pa tayong nagagawa eh. So, ngayon pa na-accepted ko na lahat that everything has a reason. Ano pa rin ba? May pagbabayad utang pa rin ako. Look at kaibigan ko si Susan Toots Ople, yung secretary ng migrant workers. She's so very good. Very good from the beginning, kahit nung bata pa siya talagang hindi na nga siya nag-asawa eh. Dahil binibigyan niya lahat yung services niya eh. For, sabi nga, yun lang mga commandment ng God eh, serve one another, love one another. Ayun, hanggang sa huling buhay niya, nagkaroon siya ng breast cancer. So ang ibig sabihin, yung pagkakaroon ba ng breast cancer, pagbabayad utang din yan? Siguro, dahil siguro wala naman makakaalam sa ginagawa ng bawat isa eh. God only knows. He is watching, He is listening sa atin. Kahit ang gaganda ng mga sinasabi natin, ang ganda ng mga ipinahayag na espiritu, pero within us, nalalaman ng God kung sino kayo. Kaya nga sa pagsisimula ang sasabihin, you know yourself muna. Sabihin mo, sapagkat sabihin, ang dali eh, ang dali magsalita, lalo na kung you have given a gift, the gift of the tongue. Ang dalis magkawanggawa, pero yung pagkakawanggawa, meron palang strings attached. Wala nakakaalam yan. Pwedeng sabihin, wow, ang galing ni Mike Enriquez, ang galing ni Susan Ople, puro pagsiserve ang ginagawa. Pero wala nakakaalam kung what is inside her. Wala nakakaalam kundi tayo, bawat isa sa atin, tayo lang. At yung nalalaman natin na yung pagbabayad utang, it comes in different ways eh. Kalungkutan, yung may mga pangyayaring hindi natin inaasahan, hanggang sa dumating yung kamatayan. Kaya nga, we have been created with a purpose in life, eh, suited to our talents and yes, temperament. Yun siguro, kinreate ako ng God, alam niya ang temperament ko. At yun, he's the most understanding. Eh. Alam niya na etong Delphine na ito, masyadong outspoken, masyadong grandstanding, masyadong parang nakakasakit ng damdamin, masyadong lahat na yon, matampuhin, magagalitin, etc., etc. But there is a talent na pinagkaloob sa akin and that is a gift. At yun ang pinili ko. At yun ang ginagawa ko ngayong pagkakataon para mag-change ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon during the last moment of my life na makapagsilbi, makapaggawa. O ano ang gagawin ko pa? Hindi na po ako makalabas, masakit ang tuhod ko. Mata ko. Siyempre ganyan po, result ng ano yan eh, diabetes, lahat 'yang mga nauukol sa lower extremities. Pero my brain is still alive and kicking. Alam ko may magagawa pa ako. Kaya nga
pagkakasala na naman na tinalikdang ko ang simulain. I admit that. Alam niyo lahat yan. Na parang naano na ako sa so many years, parang wala nang nangyari eh. Parang pati yung brotherhood, walang unity, parang ganun. Yung essence ng spiritismo, hindi natin nagagawa. Asan yung brotherhood? Asan yung kawanggawa? Yun ang sinasabi ng what have you done to others? Puro pang sarili eh. Pero sa ganitong pagkakataon, we is talk of all those good things. Pero sa akin lang po ito. Wala nakakaalam kung ang bawat isa gumagawa ng mabuting, karapat-dapat o grandstanding lamang para malaman lamang na, oh, si kapatid, mapagkawang gawa yan. Oh, si kapatid, ang galing talaga niyan na lahat ginagawa niya. So, si Susan Ople, natapos na ba yung kanyang tungkulin? Siguro, nakapagbayad na ba siya ng utang? Yes, dahil ang sakit na binigay sa kanyang sakit eh, breast cancer. At tingnan niyo si Mike Enriquez, nag-kidney transplant na siya pero kahit mahinang-mahina siya, dumadalo pa rin siya sa GMA para yung kanyang tungkulin hindi mawala. So, ang hirap eh. Ang hirap, brothers and sisters, na sabihin na nakapagbayad na ako ng utang. Sabi nga eh, heaven is not there. Heaven is here. Dito mo ginawa ang pagkakasala mo, so dito mo gagawin ang pagbabayad utang, not up there. Kaya nga, life can be so tough sometimes. Pero no problem is so big that it won't fit in God's hand. Nandito lahat ang problema natin. Just believe. Na always remember that because God is for us, it doesn't matter kung sino ang against sa atin. But His promise doesn't mean that everything happens to us is good. Hindi po. Hindi po kit na linggo-linggo, araw-araw, nasa sentro kayo, nasa templo kayo, nasa simbahan kayo, lahat ng blessing darating sa Kanya. Dahil na ang ibig ng God can take the ugly things that hurl life sa atin, pero somehow, He can make them beautiful. He can bring us to the worst of time. He made us stronger, more hopeful, and grateful person. Nagpapasalamat ako na merong pagkakataon tulad na ito na online and naibalik ko ngayon sapagkat isa po sa nandiyan po ay aking special angel. Ang tawag ko po sa kanya si Super D because these angels God sent to me, ito ang siya nag-awaken sa akin from deep slumber. Delpin, what are you doing? Ano, oo, yes, nandun ka sa loob ng kwarto, nag-iisa ka, you feel the God's presence and Holy Spirit, pero kailangan ng brotherhood, ang pagkakaisahan, ang sharing. That is why God gave us, created us to become one, at kailangan talagang magkaisa. Tulad ng Katoliko, kailangan magsimba, yung mga fellowship, kailangan ganapin nila yung fellowship. Ang Espiritista, kahit sa ganitong pagkakataon, kahit paulit-ulit, talaga pong, minsan po talaga sa totoo lang, nakaka-board na pagkahaba-haba ng mga abot-sabi, yun at sinasabi. Siguro 50 years ago ko na narinig yan eh. Pero yun ang katotohanan, hindi niya pahihintulutan na basta makinig lamang tayo, kundi gumawa sapagkat nakikita niya, ko konti pa lang ang gumagawa o sasabihin ba, konti lamang tinawagan. Lahat tayo ng creation niya tinawagan. Pero ilan lang tulad natin ang nagbibigay pagpapahalaga. Mahaba na po itong aking, naku eh, bakit ba nagiging outspoken na naman ako? Ganyan ako, please understand me. 50 years ako, ganito pa rin ako. Pero there is something na changes na. Ang laki na ng pagbabago, inaamin ko po. Mahaligan ko kayo ng isa-isa. Babatingin ko na si Joanna ng happy, happy birthday, Joanna. May you have more years to come. At ikaw, Yoli. Yes, Joanna, hello. Let's pass me by. Let pass me by, guns. Let us bring back what is the glory that was, yung brotherhood. Pero nakakalungkot po, wala na yung brotherhood eh. Kanya-kanya na tayo, grupo ni si Ganon, grupo ni Ganyan, grupo ni Ganon. It doesn't
matter. Basta as long as we are focused on ourselves, alam natin kung sino tayo, there's only one God who will understand and always say, I understand. So, ano pa ba? Ano pa ba sasabihin ko? Nasabi na yung lahat. Siguro, pwedeng sabihin ko na lamang na I'm so happy to be back. Pero hindi ko ma-promise na pag nag-person to person na kayo at bumalik na sento, sapat na sa akin ang ganito. Yung Zoom namin every night, kaya nga itong dayanang ito, ito po ay sobre, masyadong makulit. Sabi niya, Brother Delphine, you're not nobody. Somebody ka pa rin, even you're 75. Kaya, hoy, gumising ka. Eh sabi ko, I need some rest. O baka sabihin ni God, gusto mo ng rest? Come on, come here. I will give you rest. Matulog ka na, hindi ka na magigising. Oh no! Never, never. Hagat tumitibok ang puso natin, meron tayong gagawin. At ito nga, nagtiyaga ako kanina pang alas 10, eh nakamute pala ako, pero kita nyo, I was given still the opportunity. Kung ano na yung mga pinipindot ko dito eh. Ayun, kita nyo? That's God's work. Nasabi niya siguro, go ahead, Delphine. Meron ka pa rin tungkulin. At yan, yung pagbabayad utang mo, darating yan pag talagang hindi ka na nakakalakad, wala ka ng paningin, hindi ka na nakakakain ng mga halo-halo, ng mga leche plan, na siyang inabuso mo. Dahil yan ang naging bahagi kung bakit ka nagbabayad utang sa mga sakit na ito. Well, I accepted that. Yun ang pinaka-importante, fellows, disciples, you accepted everything dahil Diyos lang ang gumawa niyan. Pero when you ask for Him, nothing will be impossible. Okay? Sige po. Thank you so much that I'm back with the brotherhood. I'm back with the makukulit na ito. I'm back sa mga mahahabang abot-sabi. Pero talagang ganyan. Sa trip. Pisces. Sabi nga, if you give sacrifices, yung mga petition mo, yung mga request, hindi dahil lang sa paper na gusto mong makamit. So, yun po. Marahil ay, well, that's it. Thank you so much. Thank you, brotherhood. And sabi nga, ano ba yung sinabi na, He is not watching us from high. Huwag na tayong tumingin doon sa langit. Wala siya. He is right beside you now, cheering, comforting with our failures. And then sasabihin niya, I understand because child of God, I love you because I created you to be happy. Okay, salamat po. Thank you very much. Thank you po. Oh, kita mo, bumalik na ang dating kasiglahan ng kapatid na Delphine. Oh, you haven't changed. You're still like that. Oh. Pero, kapatid na Delphine, ang masasabi ko sa'yo, despite the fact na pareho pa rin ang topics, mga paksa na ating tinatalakay, you would realize, magpatuloy tayo ng pag-aaral, na it changes. Kung yung paliwanag tungkol doon sa paksa na ito, 10 years ago, kapatid na Delphine, it is different now. It has come to the point na, oo, tumataas na rin ang mga kaalaman at karunungan ng ating mga talaytayan. Kaya, just bear with yung ating session. Continue to attend. Kasi we miss you. We terribly miss you. Hindi mo lang alam. Thank you. Ang salamat po. Salamat. Let us all sing. Alam naman niyo yung I Believe It, di ba? Ayan. Joanna, sing with me. Yan po si Joanna ang tandem ko pag kumakanta kami. Pero nagkaroon din po kami ng konti lang naman. Oh, pero ngayon, nothing. Okay? Let us all sing. Alam naman yung lyrics niyan eh. 1, 2, 3. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle grows. I believe for
everyone who goes astray, someone who will come to show the way. I believe above the stars, the smallest prey will still be there. I believe that someone in the great somewhere is everyone. Every time I hear a lowborn baby cry, or touch a lips, or see the sky, then I know why we believe. Amen po. Amen. Tayo po ay magpapasalamat na, mga kapatid, at hopefully we can see you again, Brother Delphine, sa susunod na ating session, which is on the fourth Saturday of September. So tayo po ay magpapasalamat. Gusto ko po sana na maghain muna ng isang panalangin para sa aking tatay, ang panalangin sa panalangin para sa mga namatay na. Amang makapangyarihan, manunawa ng iyong habag ay ilawit sa aming mga kapatid na kalilisan at mga lumisan na ng lupa. Manunawa ng iyong ilaw ay magliwanag sa kanilang mga mata. Hanguin mo po sila sa kadiliman. Buksan mo po kanilang mga mata at pandinig. Manunawa ng iyong mga alagad ay ligirin sila at sa kanila ay iparinig ang mga salita ng kapayapaan at pag-asa. Panginoon, bagamat di po kami karapat-dapat, ay nangahas kaming sumamo upang ang iyong kaawaan at patawad ay ipagkaloob sa aming mga kapatid na tinawag mo na at natawag na sa lupang ito. Gawin mo pong matulad ang kanilang pagbabalik sa anak at taga banal na sulatan. Ang katarungan mo po ay hindi nagmamaliw, nalalaman namin, ngunit ang pag-ibig mo naman ay walang hanggan. Isinasamo nga namin na padaluyin ang iyong katarungan dyan sa batis ng kaawaang nagmumula sa iyo. Manunawa ng ilaw ay magliwanag sa inyo, aming mga kapatid na lumisan na at kalilisan pa lamang ng lupa. Manunawa na ang mga mabubuting espiritu ng Panginoon ay sumainyong piling. Ligirin kayo, tulungan magkalag ng mga tanikala ng kalupaan. Alamin ninyo at malasin ang kadakilaan ng ating Panginoon, sumailalim kayo ng walang tutol sa kanyang katarungan. Subalit kailan may huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa kanyang kaawaan. Ang isa nawang tapat na pagmamala sa inyong nakaraan ay makapagbukas ng pinto ng haharapin at maipatuloy sa inyo ang nalalabi niyo pang pagkukulang at mga gawaing kinakailangan upang inyong mapagbayaran. Patawarin nawa kayo ng Diyos, alalayang kayo at bigyan sigla ng mga banal na alagad. Ang inyong mga kapatid sa lupa ay dadalangin kayo at idalangin nyo naman kami sa Ama, sa nawa. Panalangin sa sesyon espesyal. Ama ko, naingan mo po ang dalangin na mumulo sa amin mga labi ng walang pandaraya. Ama ko, tunghaya mo po kami, kahabagan mo po kami. Nawalaga mo po ang isip namin sa tuna at huwag ipaintulot na kami dalawid ng kamatayan na hindi kami handa. Ama ko, pinagsisisihan po namin ang nagawa namin kasalanan at pinitipan sa iyo na di nagagawin muli. Bago sa alisin po namin na lalabdin mo sa samang asal, gagawin namin maging mababang loob at mapagkawang gawa sa kapwa hanggang sa kaaway. Bigyan mo naman kami ng lakas ng loob at kaparaan ng kinakailangan upang may sagawa namin ang banal na hatikain ito. Ama ko, kawa mo po ang mga kapatid namin na liligaw ng landas, pinagaharian ng mainit na simbolo at kataasan, na pagkalooban ng maliwanag na isip at kainahunan upang magsipagbalik loob sa iyo. Kawa mo po mga kapatid namin may mga karamdaman, espiritista o hindi man, na kapalooban ng madaling paggaling o nakaginhawaan upang makapagpatuloy sa panatang pagpapakabuti ng walang liwag at makatulong sa pagpapalaganap ng banal mo pong kautasan. Kawa mo po mga kapatid namin may mga medium na pagkalooban ng tibay ng loob at lakas ng katawan, maliwanag na isip at payapang budhi, upang mga layo sa di karapat-dapat tumangkilik, magtamang tulad ng tunay na mga kapatid.
at makagampan ng buong kaluluwalhatian kanilang mga tungkulin sinumpaan mula pa sa impapawid. Kawa mo po ang mga espiritong hindi pa nagsisisi, nangangailangan pa ng aming tulong. Ang aming mga naging magulang, anak, apo, kabiyak ng puso at kapatid. Ang lahat ng aming mga kapatid sa simulain ito. Ang lahat ng aming naging kamag-anak, kaibigan, kakilat o hindi na. Gayun din ang nangaputi ang buhay sa mga digma, sigwa, sa lahat ng pampalasa ng kapwa. Lalong-lalo nang sa amin ay nagkasala at aming pinagkasalanan. Napagkalooban ang lahat ng banaag na pag-asa at kaliwanagan ng pag-iisip upang magtamo ng kaginhawaan. Patnubayan ninyo sila, mahal na maestro at mananakop, mahal na ina ng sangkatauhan, mahal na protektor at kayong mga espiritu mula ng pilig. Akain ninyo sila sa matuwid na landas at palatingin ninyo sa kanila ang aming mabuting hadikain upang sila ay matawagan ng pansin sa madaling pagpapakaputin. Kawa mo po, Ama, ang mga lagim na nagbababala ay makapagpalambot na sana sa matigas sa puso namin mga tao na di na kailangan ang pagkatuloy. Ngunit kung ito ang karapat dapat mangyari, nakatupad ang mga kalooban mo sa tuwin at huwagang sa amin. Bigyan mo lamang kami ng maliwanag na isip at lakas ng loob upang mapagtisan namin ng walang pagtutol ang anumang uri ng kahirapan. Naway makapagpamulat sa amin pagkatao ang mga salot na nagbababala, makapagpabanal sa amin tibukan ng pagunta ng panahon. Kapitalan namin ang katarungan mo o dakilang Ama ay lagi na ang kalakip ang pag-ibig at sa pagtulog namin sa paggabing ito ay kaawaan mo po na makalayo kami sa mga malayo ang aming mga kaluluwa sa mga manghihibo na makatulong, makapulong lamang ang mga banal mong alagad at mapapintal nawa sa aming alaala ang kanilang mabuting tayo. Kawa mo po, Ama, ang mga kapatid na mga kabataan na magkaroon ng maliwanag na isip at kahinahunan lagi na. Patumpak sa lahat ng alagataing para sa ikabubuti ng lahat at sa gayon din na makatulong sa pagpapalaganap ng karunungan, pag-ibig at kapayapaan sa sangkatauhan. Kawa mo po, Ama, ang Pangulo ng aming pamahalaan at ang kanyang mga tulong sa pagkakaloob ng maliwanag na isip o pamatumpakan ang mga alagataing para sa bayan at kami namang mga mamamayan ay magkaroon nawa ng mabuting pagsasamahan at pagtutulungan sa ikabubuti rin ng lahat. Salamat po, Ama, at pinagkalooban mo pa kami ng buhay at lakas hanggang sa mga sandaling ito. At mananawa na ang lalabi pa namin buhay ay magamit namin sa pag-ibig sa iyo na muna at higit sa lahat. Sa pag-ibig sa aming mga kapwa ng tulad sa sarili. Salamat sa iyo, aming mahal na kayo sa tanakop, mahal na ina ng sangkatauhan. Mahal na protektor at ibang mabubuting espiritong alagad ng Diyos at may inyong pinatnubayan. At mananawa na huwag ninyo kami pagsawa ang sabibayang kami sa lahat ng dako sa tuwina. Ipaisip sa amin ang lagi. Kung aming kalalayo sa pakikipag-alis, pagkakasala at kapahamakan, at kami naman ay maging masunurin sa mga banal at halimbawa at aral, maghari nawa sa lahat ng tao, sa aming magkakapatid, at gayon din sa loob at labas ng tahanan ito, ang mabuting pagsasamahan sa pagkakawang gawa, kababaang loob at kapayapaan ngayon at magpakilanman sa afternoon po, at thank you so much. Picture muna. Ay, wait, sandali, Delphine. We will take your picture. Sandali lang. Okay, one, two, three. Sila Sister Joanna po, wala ang picture. Wait lang. Ito na po. Oh, one, two, three. One more. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Everyone have a great day. Thank you for your Delphine. Hindi ko nakakalimutan talaga birthday ko. See you again. Thank you for your greet sa akin. Thank you. Thank you so much. Hoy, happy birthday ko. Advance pala, advance. Oh. Ay, magpakain ka. September 11. Happy birthday. Salamat po. Salamat po. Bye, everybody. Bye. 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 Bye.